on something else, baby! Gary the Bid with 29. Gary the Bid with 32. My hands are so hot. I'm in it. You know? Oh, yeah. Pero wala ka sombrero ngayon. Napansin agad ah. First blood agad ako ah. Okay. Guys, mga kaibigan, natutuwa ako ngayon kasi first time ko mag-interview dito sa bago kong kwarto. Tapos, ang first interview ko pa, eh walang iba, kundi si El Granada. El Granada, Gary David is with me right now. And sobrang excited ko, kuya. Unang-una, kuya, salamat sa oras mo. Alam kong ano eh, busy ka eh. Oo naman, eh sabi ko nga, baka maisip ako ni Mike interview, no? Nakakalimutan na ako. Parang hindi naman makakalimutan. Maraming ano dito, maraming nanonood ng ano mo dito sa Bataan. Sa Bataan? Oo, pag meron ako mamaya, i-shoutout ko siya. Meron siyang business. Lagi akong bumibili doon. Sabi niya, kailan ka interview ni Mikey? Sabi niya gano'n, eh, hindi ko pa alam eh, ako. Si RDO daw, sabi niya gano'n. Marami, lagi daw sila nanonood. Guys, ka kasi, na, ito ang explanation dyan. Kailangan ko munang palakihin yung channel. Para pag-aksayan ako ng oras ng mga legend, di ba? Mga katulad ni Kuya Gary. And guys, alam ko yesterday nilabas ko yung screenshot na nag-usap kami ni Kuya Gary sa Instagram, ay sa phone. Sobrang nagkagulo, Kuya. Walang lokohan, ang daming nag-DM, ang daming excited para malaman natin yung kwento ni Kuya Gary David. Pero yun nga, kasi Kuya, alam naman natin kung ano yung nangyari. Kumbaga, napanood ka namin, of course, yan. Sa mga jersey mo sa likod, R21, Powerade, Gilas. Napanood namin lahat, pero syempre, iba pa din yung ikikwento mo talaga yung journey mo growing up, di ba? So, sobrang salamat. Pero una-una, Kuya, kumusta ka ngayong pandemic? Anong pinagkakaabala natin ngayon? Okay naman. Dito lang ako sa, since nang nag-pandemic, dito lang ako sa Bataan. Paluwas-luwas lang. May small business ako dito. Tapos, relax-relax lang sa farm. Ganun. Tapos medyo ikot-ikot lang dito sa mga kaibigan sa Bataan. Ganun buhay eh. Pero it's good to... Pagka naging ano ka sa... Yung bang walang basketball. Parang ngayon mo rin mapahinga eh. Kailangan may ginagawa ka rin eh. Totoo. Masyado lang sanay eh. Pero it's good to see you, Kuya. Mukhang ano ka pa. Condition ka pa. Hindi nawawala. So... Nawala na yung six-pack. Okay lang yan. Wala na. Pandemic na ngayon. Ang uso ngayon, may chan. Oo nga, you know. Hindi kayin pag wala kang chan. Oo, ano ka, laos ka pag wala kang, pag may chan, pag wala kang chan. De, pero ngayon, kasama natin si Kuya Gary David. Pero ano natin, Kuya? Simulan natin sa ano? Sa umpisa. Kasi syempre gusto natin malaman saan ba nang galing si, ano, young Gary David. Saan ba lumaki? Paano ka na in love sa basketball? Saan ka nagsimula mag-basketball, Kuya? Dito lang sa amin, sa province, dito sa Dinalupihan, Bataan. Ang ano ko lang noon, nung bata ako, wala akong bola noon. Ang ginagawa ko lang ng bola noon, yung medyas. Lalagyan ko lang siya ng mga pirapirasong mga tela kasi si nanay, mananahe. Lalagyan ko lang ng ano yun, yung medyas, tapos bibilugan ko. Tapos yung bahay namin noon, kung alam mo yung sawali, yung gawa sa buho. Nagawa ko ng alambre, yung alambre na ginagawang sampayan. Ipoform ko siyang bilog na ganun, tapos isisingit ko siya dun sa pinakasalasan ng sawali. Ayun yung ano nun, tapos pa-shoot-shoot na, ganun. Hanggang nung bata. Tapos nakapunot ako ng tennis ball, yan. Doon ako. Yan, medyo. Na, nagbabounce na, nagbabounce, nakaka-dribble ka na, ano? Ilan tao ka rito, kuya? Batang-bata ka rito nung ginawa mo to. Siguro mga nasa ano ko nun, mga 4 years old, 4 to 5. Tapos kuya, nung ayan, kumbaga yun, feeling ko natural pa lang yun, hindi mo pa naman talaga napapanood yung mga talaga. Wala pang NBA noon, 1980. Wala pa, siguro 1978 ako pinanganak eh. 1982, ganun. 1983. Oh, so obviously hindi ka pa talaga nakakapanood ng basketball. Wala pang ano, dito lang sa barangay. Napapanood mo lang sa labas, sa mga kali-kali, ganun, napapanood mo lang. Yung mga half-court, kanto, half-court, ganyan. So, at a young age, obviously, talagang yun ay hilig mo bata ka pa lang, naturally, nagustuhan mo na yung sport. Pero kailan ka talaga, kuya, yung nakapaglaro sa
sa labas yan, sa kalye, kailangan ka talaga sinali, ganyan. Kasi usually pag bata, hindi sinasali muna eh. Hindi, kasi nung time na yun nung bata, maliit lang ako noon, maliit lang ako. Kaya yung mga kaibigan ko, mga kabats ko talaga, mahilig na kami dumayo. Mm-hmm. Ang oras ng dayo namin, alas 10 ng tanghali, alas 10 ng umaga hanggang tanghali. Kasi hindi ka makakalaro sa court eh. Kasi siyempre sa umaga, maglalaro muna yung mga may edad. Tama. Yung mga binata, yung mga malalaki sa inyo. Ngayon, masisingit lang namin kaming mga maliliit pag mga alas 10 na ng umaga hanggang tanghali na yon. Tama. Kaya nanay ko galit na galit nun. Eh, yung tatay ko nun, na nasa Saudi, nung time na talagang hilig ko na yung basketball, unang sali ko sa liga, dumating yung tatay ko, ginawa nilang manager. Nung ginawa nilang manager, doon ako nasama sa unang liga na may doon ako nagkaroon na experience na magkaroon ng libreng jersey. Oo, may jersey. Ito tao ka nito. Mga siguro, mga ano lang ako noon, mga 9 or 10 ganyan. 9 or 10. Mula na pa to, mosquitoes, midgets. Mosquito, parang ganun. Oh, mosquitoes. Hindi, ano siya noon, junior. Ah, advanced ka! Oo, advanced ako na ano kasi medyo maano na ako mag-dribble noon eh. Sinama na kasi wala pang mosquito noon. Hindi kasi ang liga lang noon junior senior eh. Junior senior. Hira pa yung mga mosquito noon eh. Uh-huh. Kaya nung nag-manager si tatay, tinry nilang sinama ako para lang eh nagagamit lang ako pag mga tambak na or mga ano lang. Never experience yun. 9 years old, 10 years old ka junior sa nilalaruan mo. Eh di mga 15, 16, 17 'yun. Hindi. Mga pagkasing dito sa barangay kasi nun, basta marunong ka maglaro na ano, iba naman yung junior-senior nila. Kumbaga, pag sinabi mo junior, minsan nasa 11, 12, ganyan, patas lang, hanggang 15, 16. Tapos pag mga senior, sinasabi lang senior, yun yung mga binata na. Ayun yung marunong sa barangay. So doon nagsimula, yung kumbaga siguro, doon mo din nakuha yung competitiveness mo na first time. May jersey ka, may kalaban, limahan, di ba? Nagaano nung nag-mosquitos ka, nakikita mo nagde-develop ka na unti-unti. Walang formal training to, kuya, puro ano lang, puro wala, laro lang. Wala talaga, walang formal training, dayo lang talaga. Dayo lang talaga. Dadayo kami sa kinamin bisikleta. Ayun, isa-isa kami ng mga tropa, minsan angkas-angkas, tapos pustahan. Pinakamataas noon, 5 piso, 10. Talaga minsan ano pa, soft drinks lang o ice tubig. Makalaro lang. Makalaro lang. Naalala ko talaga, meron ako laging court dito sa amin, sa likod ng bahay. Ayun yung, kumbaga, ako minsan man naglalaro. Tapos yung pinakabola ko, yung bola ng pambolleyball ng ate ko. Kasi yung ate ko mahilig mag-volleyball nun eh. Tapos nung dumating nga si tati galing Saudi, tapos nung hindi na siya bumalik, pinagawa niya na ako ng sariling ring. Pero maliit lang, pang junior lang talaga na ano. Si tati kasi ano, player. Ah, player yung daddy mo. Player saan? Sa ano? Dito lang sa barangay. Sa barangay. Kumbaga, ano din siya, panentro nila, 5'11". 5'11 si tatay. Eh. Ah, so sikat din si daddy mo dyan. Kumbaga yung David, sikat na dyan doon pa. Okay naman siya. Di ko nasin kasi nakita maglaro eh. Kasi yung time na yun. Ay, nakita ko pala minsan beses na natawa ako sa kanya. Parang, siyempre, first time kung papanoorin yung laro niya. Kasama sila sa liga, ano pa, pwede pa kami. Mga pwede pa kami. Bali, nabigyan siya ng bola sa ilalim ng ano, ni-reverse niya pag ano, pag-reverse niya, lumampas sa board. Takuan na lahat. Mukhang hindi mo nakuha doon yung skills mo, kuya. Hindi mo nakuha sa dati mo yung skills mo. Pang pwede pa kami yun, medyo may edad na sila noon. May edad na siya. So, nung nag-mosquitos ka, tuloy-tuloy, dayo, liga. So, puro ganun lang talaga. Puro dayo talaga. Dayo ka talaga, sona-sona, ganun. Puro ganun lang. Puro talagang larong ano lang, larong kalye talaga. Basta kami nun, ang oras ng laro namin talaga nun, tanghali, tsaka yung mga paggabi na, yung palupong na araw. Tapos kasi na mga matatanda. Tapos na yung matatanda. Yung. Kaya ganda-ganda sa akin si nanay nun. Late akong umuwi. Minsan napaka-itim ko dahil ano. Narawan na. So, kailan yung sinabi mo na, uy, marunong ako mag-basketball, magaling ako, baka may abutin ako. Usually, may magsasabi sa'yo eh, na, uy, Brad, parang pwede ka sa Manila o pwede ka sa mga eskwela, ganun. Kailan mo na-realize yun? Alam mo, nakakatawa yung istorya ko talaga eh. Kasi, sinabi ko nga sa'yo, lagi kong may court sa likod ng bahay namin. Mm-mm.
nung time na nakakapanood na ako ng mga basketball sa TV, yung may PBA na, may mga UAAP, para akong baliw. Yung naglalaro ko mag-isa, kumari mo, Gary David, tama. Dadak niya in your face kay Alvin Patrimonio, tinira si Alan Kaidik, binlock si Bong Alvarez, kumuha ng rebound, yung gano'n na meron akong ano talaga, parang yun, PBA na yun ha. Tapos na, nung nakita ko nga yung mga UAAP tsaka NCAA na naglalaro sa TV, yun, doon na ako nagka-idea. Tapos sabi nila, kailangan mo mag-aral sa Maynila bago para makalaro ka dyan. Yan yung sinabi sa akin noon. Ano ka nito, kuya? High school? Oo, high school ako dyan. High school na ako dyan na ano. Pero nung high school ako, fourth year high school ako, meron kasing taga rito sa amin, si Kuya Manding Pirocho. Kumukuha siya ng mga players na high school, dadali niya sa Perpetual. Okay. Ngayon, dahil fourth year na ako noon, sabi nila, nag-scout siya ng mga bata rito, meron siyang na-scout, tapos kasama ako doon. Kaya lang, papabalikin nata ako ng first year ata noon o second year. Layo ha! Oo. Para makalaro lang sa Perpetual noon. Juniors! Juniors. Juniors. Eh kaya lang, parang meron kaming kamag-anak doon na namatay, na naging varsity siya ng Gregorio Araneta Foundation. Uh-uh. Parang namatay siya, sabi na nainggit, sinaksak na namatay. Iyon, yung lola ko, ayaw niya akong papunta agad sa Maynila. Ah, dahil doon. Oo, dahil doon. Tsaka yung nanay ko, kung kukunin ka nila, ituloy nila na fourth year ka para gumraduate ka na next year, hindi yung bababalikin ka na second year. Pero bata ka nun sigurado. Bata ako noon, high school yun, fourth year na ako noon. Hindi, I mean bata ka para sa fourth year. 14, 15, ganun. Oo, mga ganun na ano. Kasi pinababalik nila ako, ayaw nila na tsaka ng lola ko. Oh, so, gumraduate ka na high school dyan pa din sa Pataan? Oo, dito sa Dinalupihan. Oh, let's say mga 16 years old ka noon. Ganun yung mga dati, mga bata, di ba? Kaya lang naman gusto ipaulitin para isagad, di ba? 18. Para pag-graduate mo, sakto. So, gumraduate ka na 16, kuya. Paano? Ano yung thought mo noon? Gusto mo mag-college basketball? Kasi napapanood mo na UAAP NCAA. Talagang ngayon yung goal ko talaga. Gusto kong mag-aral sa Maynila para makapaglaro ko ng, ano, ng NCAA or UAAP or maging varsity sa Maynila. Kaya lang, dahil sa hirap ng buhay noon, si Ate Mai, yung ate ko, yung panganay namin, nag-aaral sa PLM. Ano siya nung second year pa lang, ngayon sabi ni nanay tsaka ni tatay, hindi muna nila ako mapapaaral sa itong yung next school year. Kaya nag-stop ako ng one year. Hindi ako agad pumasok after ako mag-graduate ng high school, para hindi kami magsabay nung ate ko. Eh nung time na yun na nandito ako, tambay, tapos puro laro lang talaga, dayo-dayo, panghara, ganyan. Para kang pro ah. Wala kang hindi na nag-aaral ah. Laro lang eh. Laro lang talaga na ano. Tapos, yun, may mga time na napapaaway dahil sa basketball, di ba? Di mo may iwasan sa province. Pag pustahan na ng malaki, higpitan na talaga. Oh. Hanggang, pero natatandaan ko noon, nung kinuwento sa akin ni tatay, nung naglalaro na kami dito sa amin sa Bataan, mga dayo-dayo, medyo tumangkad na ako noon. Siguro height ko nung fourth year ako, nasa ano na mga 5'10, 5'11. Tangkad na. Kaya matangkad na rin ako noon. May nagsabi daw kay tatay, "Ba't di mo pag-aralin sa Maynila yung anak mo?" Sabi nga noon, magaling, ganyan. Ayun yung sinabi kay tatay. Tsaka may scholarship, baka kumuha scholarship. Hindi, wala pang ano noon kasi nung time na yun nung ano, talagang wala naman nag-i-scout sa akin noon. Ngayon, kaya lang napilitan si tatay na pag-aralin ako sa Maynila kasi yun nga, napapaaway na ako dito sa basketball, tsaka nababarkada. So, pinapunta ka ng Maynila kasi medyo ano ka na, makulit ka na, malikot. Makulit na ako, tsaka gabi na akong umuwi, nababarkada na. Kaya pinasama na ako sa dorm ng ate ko. Sa PLM. Sa PLM siya, naka-dorm siya sa Intramuros. Intramuros. Nung time na yun, siyempre sabi nila, sige, mag-aaral ka na sa Maynila. Sige, ang alam ko nun, UE. UE, nasa UAAP yan, UE, tapos nun, FEU. Yan, yung mga Mapua, letra. Sabi ko, ayun mo napapanood ko na ano, mag-ano tayo dyan, kuha tayong exam. Sabi ko ganun. Nagkuha kami ng mga entrance exam dyan. Kaya lang, ang pinaka-ayoko nun nung nasa Maynila ako, no, yung traffic.
Oh, traffic. Tama, tama. Wala sa probinsya noon. Wala sa probinsya. Oh, wala. Tapos yung ate ko, naka-dorm sa Intramuros. Abang bumibiyahe kami noon sa jeep, parang inip na inip ako, tapos mainit, ganyan. Grabe yung sa Maynila. Hanggang di, nakapag-entrance exam ako sa UE, sa FEU, UST, San Sebastian, yan. Pero kuya, puro entrance exam pa lang to. Wala pa tong tryout. Entrance exam pa lang. Ah, inuuna mo yung entrance exam sa tryout. Oh. Ah, oh. Parang baliktad ah. Usually, tryout ang nauuna sa mga player. Oh. Hindi, kasi ako, ano eh, talagang walang scout. Idea. Walang, ano, oh, walang idea. Walang idea. Walang idea sa, ano, kung paano magta-tryout, paano, ano, walang katulong. Kaya nag-entrance exam ka na muna. Oo, oh, mag-aaral muna ako bago ako mag-tryout kung sakasaling, ano. Hanggang, Mapua, Letran. Hanggang yung naglalakad kami ng ate ko sa, galing kami ng Mapua, galing kami ng Letran. Nakita ko ngayon yung Lyceum. Makita kasi yun eh. Mapua, Letran, tapos Lyceum. Lyceum. Tramuros. Eh yung nung one time na nagpapasul ako ng Kalabaw, meron ako nabasang magazine o diaryo. Nakita ko si parang nabasa ko noon si Ato Agustin naglaro sa ano, Lyceum. Naglaro sa, di parang sabi ko, teka ako, pwede ba tayong mag-entrance exam dito? Ano kasi dito nag-aral si ano, Ato Agustin ka ako. Idol eh. Si ano? Oo, edi Kapampangan din yun eh, Kapampangan. Idol. Eh di sige, sabi niya, di nag-entrance exam kami doon. And di, tapos doon, after one week, biglang lumabas na yung result sa Lyceum. Pumasa ako. Oo, eh di pag-uwi namin ng Bataan, sabi ng ate ko, okay na, pumasa si Gary sa Lyceum. Eh si tatay, sabi ni tatay, ba't doon? Sabi niya ganun. Eh puro babae doon ah. Totoo. Totoo. Panahon pala ng Lyceum doon, puro babae mga nag-aaral. mas marami babae kaysa lalaki dati. Oh, hindi, nung mga panahon daw noon, yun yung naalam ni tatay, tsaka para mas marami daw babae na ano. Ah, hindi niya alam may lalaki na. Kaya dahil kaya bored na ako sa traffic, ayaw ko nang mag-entrance exam sa mga babiyahe ka pa ng jeepon. Sabi ko, dito na lang mag-aaral ako sa Lyceum. Ayun yung sinabi ko sa ate ko, yun. Hindi, pero yung ano, yung mga San Sebastian, yung ibang entrance exam mo. Pumasa naman ako doon, pero hindi na ako doon. Parang malapit na. Ayoko nga yung bumibiyahe. Ah, so pumasa ka sa lahat. Ayaw mo lang bumiyahe talaga. Pero nung pumasa ako sa FEU, kasi nga nung parang nung pupunta ako ng FEU, na, di ba na ano nga ako, parang nahinto nga ako. Parang hindi sila tumatanggap ng ano. Ganun yung sandali. So, guys, first time to. Sa tagal ko nang kumakausap ng player, ilang buwan na natin ginagawa. First time na may umikot ng mga eskwelahan, hindi para mag-try out, kundi para mag-entrance exam. So talagang sabi mo, since hindi ko alam paano ako papasok sa team, mag-entrance exam muna ako, mag-aaral muna ako doon, tsaka ako magta-try out. Pero, yung utak mo pa din kuya, yun pa rin yung plano, mag-basketball. Yun pa rin, mag-basketball pa rin. Baliktad, binaliktad lang niya. Usually, try out, pag nakuha, tsaka mag-entrance exam. Oh, so, nung nakuha ka sa Lyceum, nag-decide ka, Lyceum na ako para hindi malayo kasi nga ayaw mo yung traffic, di ba? Yun yung mga kwentong, ano, yan yung mga everything happens for a reason. Dahil lang ayaw niya sa traffic, napunta siya ng Lyceum. Okay. So, kuya Lyceum, ano yung naging proseso nun nung nag-aaral ka na bago ka naging player? Unang pasok ko sa Lyceum, unang pasok ko, pumunta agad ako sa Quadrangle. Okay. Yung quadrangle kasi, yung court kasi ng Lyceum, nasa gitna. Nasa gitna pa yun, hindi, wala pa silang gym nun. Wala pa yung gym. Oo, yun. Nagtanong ako kung oras practice ng mga varsity. Yun, every time na may practice ng varsity nun, nandun ako, manunood ako. Yun, that time na yun, biglang nalaman ko, meron silang open tryout. Sakto! Sakto. Pero ano pa lang ako, mga ilang linggo pa lang, magkaka-open tryout na para sa mga baguhan. Nag-tryout ako. Ang coach ng Lyceum noon si ano eh, si coach Sumalangit na ba, si Nasirang Boy Apable. Okay. Tsaka si ang manager noon si Boss Bong Sales, tapos si ano din si medyo na ano na rin si Alex Clarinho. Ah, Alex Clarinho. Namatay na rin si coach Alex, yeah. Tapos si namatay na rin yung isa si coach Jun Martinez. Ayun yung mga coach noon sa Lyceum, tryout ako. Siguro mga Isang linggo ko tryout. Ang nandun na player nun, si Capobres, si Joey Mente, si Billy Johnson, ayun yung mga player nun ng Lyceum, tsaka si
Yung isa ay si, kung tawagin nila, Batman, Garcia, tsaka yung Trinidad, ayun yung mga player ng Lyceum nun. Nung nag-cut-off na, ayun na, kinausap na ako ni, ano, ni Alex Clarinho, ni Coach Alex. Sabi niya sa akin na, bata, sabi niya, payat ka pa, sabi niya ganun. Balik ka na lang next year, basta magpalaki ka lang ng katawan, sabi niya. Nakat ka! Oo, nakat ako. Payat pa daw ako, tsaka magpalaki mo daw ako ng katawan. Kaya naman pala nagpalaki ng shoulders si Kuya Gary. Kaya naman pala. Oo. Ayun yung reason talaga. Kaya ako nag-gym nang nag-gym noon. Tapos noon, nung nakat ako, sakto-sakto yung PE ko, basketball. Mm-hmm. Basketball yung PE ko. Ngayon, yung teacher ko sa PE, si Mr. Jaime Lopez, tinuro niya ako ng mga basic na pang-workout. Nang buhat? Oo, magbuhat. Kasi ano din siya, PE instructor siya. Tapos ganda ng katawan niya. Humingi akong program sa kanya. Tapos tinuruan niya ako. Una kong binabanata nung bench press, shoulder, yan. Papogi, no? Bicep curls. Bicep curls. Lateral raise, lateral raise. Papogi lang. Hindi, pero kuya, regular student ka na lang nito. Oh, regular student lang ako. Regular. Wala kami scholar, wala mo. Okay. Alam mo ba sa dorm, dahil nga ayaw akong iwalay nila nanay sa ate ko, ang mga kasama ko sa dorm, pare, ano, babae lahat. Ako, dalawa lang kaming lalaki. Ayos siya. May iwalay sa ate ko. Kung bagay, naalaga ka, baka kung ano gawin mo sa Manila daw. Oo, so, kaya, ano yun, ayun yung ginagawa ko nun. So, nung nakat ka, yun ang naging motivation mo. Sabi sa'yo, payat ka. Payat ako, magpalaki ka muna ka to, balik ka next year, sabi. Tapos, palaki ka. Paturo ka. Ako, buhat. Tapos naglalaro ko sa PE, di ba? Laro-laro sa PE dahil may klase. Hanggang magkaroon ng intrams. Ah, sa intrams pala na-discover. Oh, tapos kuya. Magkaroon ng intrams, interdepartment, di ba? Ang course ko noon, ano ko noon eh, electrical engineer. Ayos. Engineer pala si kuya. Oo, engineer pa ako noon. Nung time na yun na nagkaroon ng interdepartment, nagka-tryout yung electrical engineer. Nag-tryout din ako doon. Nag-tryout ako. Nung nag-tryout ako sa electrical engineer, parang hindi pa tapos yung ano, yung pilian, inugot na ako nung teacher ko sa PE. Sabi niya ganun, huwag ka nang mag-tryout dyan, sabi niya gano'n. Hindi ka naman makukuha dyan dahil ang kukunin muna nila yung mga senior. Senior sa engineering, sabi ng engineering department. Maglaro ka dito, papasok yung PE department, sabi niya gano'n. Inugot pa. Inugot ako, sabi niya. Di sige sir, kawa, sa PE department ako lalaro. Sakto-sakto yun, di sa PE department na ako naglalaro. Lalaban kami ng championship ngayon, kalaban namin engineering. Mga ka-course pala yung kalaban. Mga ka-course ko pa. Nung naglalaban na kami, inatak naman ako nung teacher. Bakit daw nasa PE ka? Oo, sabi sa akin nung teacher, pag naglaro ka ng maayos, ibabagsak kita. So gumagawa ka nung intrams? Gumagawa talaga ako. Ngayon, sinabi ko dun sa, ano, sinabi ko dun sa PE, yung coach namin. Sabi ko, coach, inatak ako ni Sir ano eh, ganyan eh. Bakit sabi? Pag daw naglaro ako ng maganda, ibabagsak na daw ako sa subject ko eh. Sabi niya. Sabi sa akin nung coach namin, yung teacher ko din sa PE, pamaya mo, wag kang ano dyan, di kanya kayang ibagsak dyan. Sabi niya gano'n. Nag-aaway pa yung dalawang team. Oo eh. Ano kami nun? Champion naman kami nun. Champion kami. So naglaro ka nga na maayos? Naglaro ka nga? Naglaro ko. Siyempre, di ba? Nakasalalay dun yung ano. Oo. Luckily pa yun, ayun, maganda pa yung laro ko talaga nun. Kaya tapos nanonood pa yung mga coach ng varsity nun. So sila-sila din nanonood? Sila-sila din? Oh, tsaka yung mga players. Siyempre, yung mga players na nag-aaral din naman dun. Kaya nung intrams, maraming nanonood talaga. Pero sa ano yun, nasa cemento pa rin yun. Kasi wala pa gym ang Lyceum nun. So gawa ka? Oo, nakita ka ngayon. So nakita ka ngayon. O tapos, kuya, dinapitan ka? Hindi pa rin yun. Hindi pa rin ako dun sa coach na sinabihan ako ng, balik ka na, ganyan. Ano lang, blessing in disguise lang yung pagkaka-varsity ko sa Lyceum. Paano? Di ba, naglaro ko sa PE department. Yung time na yun, ang inano na ni
Sir Bobby Laurel, yung varsity team, na tanggalin na yung mga hindi nag-aaral. Ah, okay. Mga mababa grade. Oo, yung mga, di ba, tulad ng mga ibang players, umaasa lang na tuwing lang may liga, doon lang sila papasok. Tama, tama. Ng laro, doon lang sila, di sila halos pumapasok. Tapos inaayos lang yung mga grades. Ngayon, ginawa, tinanggal nga nila. Bali, ang mga natira, anim lang ang natira, lahat ang gas. Oo. Eh, siyempre, etong maganda doon. Naglaro ako sa PE department, di ba? Eh, may awak ng varsity team. PE department. Siyempre. Oh, na, first pick ka, man. First pick. Oo, yung ngayon, yung PE directress namin, si Ma'am Josefina Espino, inan niya agad ako, pinasok niya ako. First pick, okay. First pick ako, kasama na ako sa varsity team. Ngayon, nung time na yun na varsity team na yun na nagbubuo na sila, naging sayo, muntik pa ako matanggal. Oh, bakit naman? Kasi meron namang intertown dito nun sa Bataan. Na talagang pukpukan din yung laban. At yung may hawak sa akin, yung ninong ko, si nasirang Mayor Jojo Payumo. Talagang pinipilit niya akong maglaro. Sabi niya, hindi huwag ka muna lumuwas. Sabi niya, tapusin muna natin to. E di ngayon, hindi muna ako lumuwas. E siyempre, wala namang cellphone nun. Wala namang, kailangan nandun ka sa tryout or practice. Di naglaro ako dito sa intertown dito sa Bataan. Pagbalik ko dun, sabi ganun sa akin nung coach, buo na yung team. Hindi mo alam. Hindi ko alam. Pero hindi, sinabi nila yung date na balik kayo sa ganyan. Balik kayo, magbubuo na yung team. Pero hindi ako bumalik, hindi ako lumuwas. Nandito ako sa Bataan. Pagbalik ko, pinausap ko, sabi, makakat na daw ako, kumpleto na daw. Eh, siyempre, sabi ko nga sa'yo, malakas ako sa PE. Buti na lang naglaro ka nung larong yun. Oo, buti naglaro ka sa PE department. No? Kapit ka sa matatag eh. Kaya, yun, medyo nasingit ako uli. Ayun yung time na talagang first year namin, bro. Laro kami sa NCRAA. NCRA, ang Lyceum nun, wala pa sa NCAA. Wala pa. NCRA pa lang kami nun. At talagang, ang NCRA nun, natetelevise lang siya, opening, tsaka yung championship. Tama. Opening ngayon, ang laro namin, natatandaan ko talaga, first game namin, kalaban namin, New Era. Ewan kung pamilyar ka sa mga, hindi mo na nun, yung mga Perma Brothers, ang lalakas tumalon niyan, mga volleyball player, ng player ng New Era. Tapos. New Era, dyan sa niya, no? First five ako nun, unang layup ko, bro. Kala ko all alone ako. tumalon yung Ramil Perma. Bigla ka lang doon, dalawang kamay sa board. Televised pa naman. Sigawan yung mga tao. Hindi kami televised nung kasi. Sige, televised. Opening lang noon, yung first game lang yung televised. Tapos noon, mga sumusunod, wala na. Wala. Buti na lang din pala, hindi televised. Buti hindi televised. pero ano mo to, kuya? First ever school team mo to. First ever game mo. Sa Major League. Major League, yung organized basketball talaga. Siyempre, hindi mo naman masasabing organized din yung intertown kasi hindi. Intertown iba yung, parang iba yung eskwela. Talagang yung first year namin talaga, parang na-experience ko, hindi ata kami nanalo nun. Wala kaming panalo. Kumusta ka? Revamp, anim lang natira. Revamp, so kayo? Puro mga players lang na galing sa intrams. Ikaw, kumusta yung laro mo? Kumusta yung adjustment mo from ligang labas, dayo, laro-laro to organized? Okay naman kasi nabigyan din naman ako ng chance kasi na-experience ko rin yung maglaro sa intrams, yung mga bugbugan ng mga players na, tapos malalaki din naman yung mga players sa interdepartment dun eh. Pero pinaka, di ko makakalimutan talagang first na laro ko talaga dyan sa Maynila, yung kalaban namin, UM. University of Manila, talagang ang lalakas nila noon. Nandiyan sina Mark Sapilayan, Leo Abinido. Leo Abinido. Rene Lugnatan. Ray, Papa Ray. Eugene Tan. Patay, Eugene Tan. Hindi ko makalimutan, Mark Sapilayan. Dahil ako noon, testy ako noon, makulit ako noon eh. Makulit ako maglaro, talagang energy guy na ako ever since eh.
binigyan ako ng Mark sa Kilayan, siniko ko rito, pare. Lumubog yung Adam sa Apollo ko, hindi ako makahinga. Nabigyan ka tuloy eh. Ayaw pa naman yung, ayaw pa naman yung mga malil, makukulit eh. Oo, nabigyan ako ngayon. Ang nangyari ngayon, bro, tambak kami, si 50 points. Ay, kung si Rainel Hugnatan to, tapos kayo puro intrams. Tapos kuya, gumagawa ka na. Pero gumagawa ka. Gumagawa naman ako. So hindi lang nananalo pero gawa ka. Oo, hindi lang nananalo talaga. Tsaka big man ako noon, big man. Big man ka noon? Oo, sa Lyceum. Ano laro mo, 4? 4 ako noon. Stretch 4 ka na noon o ilalim talaga? Stretch 4 tsaka ilalim. Talagang ano lang, drive. Puro lang ako drive tapos ilalim. Pero wala ka pang 3 points? Meron na, papasulpot-sulpot. Pero hindi siya gano'n na hindi ako talagang tumiting sa 3 points. Puro lang ako drive. Ah, putya, big man ka pala, kuya. Big man. So talagang lumaki ka din? Lumaki ka? Oo, lumaki talaga ako. Dahil nga yung basic ko na pag-workout nun, shoulder, talaga, tapos chest, yun. Hindi ka na payat. Sabi nung coach, payat daw eh. Hindi na daw siya payat. So naging big man ka pala. O, tapos kuya, ito yung first pasok mo sa NCRAA. Siyempre, nagulat ka. Mga ano na to eh. Mga veterano to sa Manila eh. Kumusta yung, ano mo, yung process mo sa Lyceum? Gumanda ng gumanda, I suppose. Nung first year na ako, di ba? Naglaro na ako ng first year sa Lyceum. Minsan, nagkaroon kami ng game sa may mga liga noon na kami sinasalian, yung Ambrosio Cup. Yan. Ambrosio Cup. Tapos yung mga, ano, naglaro kami sa FEU Gym. Mm. Nung time na yun na FEU Gym, nakita ako nung parang utility guy nila. Naglaro ka for Lyceum? Lyceum, na nagkaroon lang ng parang, alam mo, yung may liga, yung hindi ko alam kung Ambrosio Cup yun. Ya yeah, ginawa lang yung venue sa FPU. Sa FPU lang yung venue. FPU gym yung luma. Okay. Ngayon nung naglalaro na ako doon, nakita ko nung utility na, hindi ko alam kung utility or parang tagabantay siya ng gym noon, si ang pangalan si Jojo eh. Ang ginawa niya, kinausap niya ako, sabi niya sa akin, "Bay, Bisaya ka?" sabi sa akin. Hindi ka ako Kapampangan sa Bataan ka ako, sa Bataan ako. Kala ko ano, kasi gusto mo ba lumipat dito sa FPU, sabi niya gano'n. Hindi sa ko, sige ka ako, paano, kami niyan. Nung sabi ko, sige pwede, sige, sabi niya, balik ka bukas dito, ganyan, pakilala kita kay coach. Sabi niya, kay si ano pa no, ang coach no, si Danny Gabieres. Coach Danny, kung 2000 ano to kuya? Tuta kong mga, kasi 19 na niyan, hindi na 2000. 1990 pala, 1990. Oo, 1998. Kundi ako nung 1998 yan. Ay, 97. So, sina Magtulis? Oo, sina Magtulis, Celino Cruz, Bacani. Bata pa si Celino, tsaka si Bacani. Sila yun, nandun na? Sila yun, kasabay ko. Tsaka si Boy Cinco, yan. Boy Cinco, Ragni Cinco po. Ragni Cinco, yan. Old school. Tapos si... Sinano? Rizal Castro. Wala si Rizal, pa. Yan. Si Rizal, ata, naglalaro na sa nata siya noon. Tsaka si ang last year noon, si Kiko Adriano eh. Kiko Adriano. Tapos si Magtulis, si Mico Roldan. Yan. Mico Roldan. So bumalik ka ba? The next day, balik ka? Bumalik ako. Pinakilala ko kay Danny Gabieres. Tapos nandun nga yung mga player. Ano na ako noon? Pinasabay na ako noon. Tapos pinasabay na ako sa practice, nandun na nga si Leo, si Rodney, si Boy Cinco, yung si Chavez, si Sablan, yan yung mga kasabay Sablan. Ko na Sablan. Naging sayo sa ano, sa Team A. Sa Team A ako noon, tapos hindi ko alam pala, pinagtatawanan pala ako noon. Bakit? Eh paano kasi, nung nasa Lyceum ako, di ba, sa varsity, di ba, libre bag, libre sapatos, di ba? Ang sapatos namin noon, ewan ko, siguro di mo alam yun, yung unang sapatos ni Rodman, yung Converse. Converse, Converse na may fiberglass sa likod, tapos ang high cut na high cut. Lahat naka Nike. Lahat naka Nike. Adidas. Kinuwento lang sa akin ni Celino eh, natatandaan niya pala ako noon, nag-try out ako noon. Ano nangyari? Nag-try out ka, FEU. Ano ako, nakuha ako. Oh. Ngayon, nung time na yun na nandun na ako sa FPU, naging sign na ako. As in, lumipat ka na, kuya? Lumipat ka na? FPU ka na? Lilipat na talaga ako ng FPU. Lilipat na talaga ako. Di kinakausap na ako ni Danny Gabieres, sabi niya. Sabi niya, bata, ayusin mo na yung mga dokumento mo sa Lyceum. Sabi niya, ganun.
kunin mo yung ano kasi yung ano yung unang pinapakuha niya noon, yung honorable dismissal ba yun o good moral, parang ganun. You know. Basta meron siya pinapakuha noon eh. Ayun yung kunin mo. Nung pumunta ako ng Lyceum, pumunta ako ng Regista, nag-ganun na ako, nag-submit na ako na kinukuha ko na ngayon yung papers na yun. Nung siguro mga ilang araw, naging sayo ako sa Team A. Bigla akong kinausap ni Coach Danny Gabieres. Sabi niya ganun. Bata, sabi niya, mag-isayo ka muna sa Team B. Sabi niya ganun. Kasi yung dokumento mo, pang pwede ka pang mag-residence o ano, sabi niya ganun. Sige po, coach, kaya ganun. E di naging sayo ngayon sa Team B. Isayo nila alas 6 ng umaga sa simento, sa FPU, dun sa loob. Ngayon, nung time na yun na nag-iinsayo ako sa FPU nun, biglang nakita ako ni, ano, ni Bay Cristobal. Bay Cristobal. Si Coach Bay Cristobal nun, coach siya ng San Sebastian nun eh. Mm, mm. Ang San Sebastian nun, that time, nag-iinsayo sila sa FPU gym din. Ah, talaga? Oo. Oh. Alos, una tayo San Sebastian, tapos FPU. Ngayon, may nakapagsabi kay Coach Bay. Sabi niya, Coach, di ba kinukuha ka ng Lyceum mag-coach? Sabi nga lang. Oh, bakit? You know, yung player na yun, sabi niya, player ng FPU yun, sabi niya. Ay, player ng Lyceum. Lumilipat dito sa FPU, sabi niya gano'n. Eh di, ayun yung idea ko nun. Ngayon, nung kinukuha ko na yung dismissal ko na paper sa Lyceum. Ayaw ibigay. Ayaw ibigay, wala pa rin. Ngayon, sabi sa akin nung... Sabi sa akin nung ano nung sa registrar, bibigyan kita ng tip para mapabilis yung ano mo, sabi niya ganun. Punta ka sa PE department, kausapin mo si yung PE directress, sabi niya ganun. Pumunta ako ngayon doon, pumunta ako, kinausap ko. Sabi ko, "Ma'am, ganyan." E di kasi sabi niya ganun, "Alam ko na lumilipat ka sa ano, sa FPU." Sabi niya ganun. "Oh, bakit? Ba't ka ba lilipat doon?" Sabi niya, "Eh, ma'am, kasi po ako sa FPU po ako, meron pong libreng dorm, full scholar ka. Kasi sa Lyceum nun, pare, half lang eh. Half. Ah, kahit player? Oh, kahit player ka, half ka, tapos wala kang dorm. Tsaka miss, UAAP yun, miss, UAAP. Oh, ngayon, nung nandun ako, sinabi ko na kayo sa kanya lahat. Dorm, full scholar, may allowance, may food allowance, sabi ko, ma'am. Eh, umuwi, nung nalipat kami ng ate ko nun sa ano, tumira kami doon sa pinsan ko sa Project 8. Kaya ang layo ng biyahe ko talaga noon. Oo, layo. Project 8 mula hanggang Lyceum. Ayun yung sinabi ko na libreng bahay, libreng pagkain, full scholar. Ano, di gano'n nga. Sabi niya gano'n. Eh kung bang ibibigay ko lahat sa iyan, lilipat ka pa. Sabi sa akin. UAP yun eh! Madam, UAP yung pinag-uusapan natin. Oh, tapos? Nag-isip ako, bro. Di sabi ko... Pag-isipan ko po, ma'am. Maya-maya, kinabukasan, pinatawag nila ako. Nandun si Coach Bay, bro. Ay, mautak nandun, si Coach Bay. Nandun siya sa, ano, nandun siya sa office ni ma'am. Nandun siya. Parang ang sabi, sabi niya ganun. Ako na magiging coach dito sa Lyceum, sabi niya. Ba't ka palilipat dun sa FPU? Sabi niya ganun. Eto lang, sabi niya. Pabibigyan na kita ng break, sabi niya sa akin. Sa FPU, sabi niya ganun. Mauupo ka ng isang taon. Tama. Dito sabi niya, yung isang taon na yun, sabi niya, mabibigyan kita ng break, sabi niya. Pero, siyempre bro, by Cristobal yun eh. Oo, hindi, pero sikat si Coach Bay noon. Ngayon naman eh, pero sikat si Coach Bay. Siya rin yung may hawak noon, yung mga player ng palarong pambansa noon. Okay. Tapos noon, hawak siya nung San Sebastian, tapos noon, meron siyang mga commercial league na hawak din, parang, ganun yung sinabi niya ngayon, nung bumalik ako sa FEU, practice ako sa Team B, parang sabi ko, ba't di kaya naging sayo sa Team B sina Abinido, sina Boy Cinco, sina Chavez, kami ganon. Parang ano, ngayon one time, nanood ako ng practice ng Team A. Nakita ko, nandun sila. Mm-hmm. Kasabay pa rin sila sa Team A. Parang ngayon, parang naano ko, parang na-dismaya na parang, ay baka mauna sila sa akin makuha bago ako, sabi yung ganun sa isip ko. Ngayon, pinag-isipan ko yung offer ng Lyceum ni Ma'am Josepina. Tapos, inisip ko rin yung sinabi ni Coach Bay. Sabi niya, parang kailangan mag-decide ako ah. Ayun, kinausap ko sila. Sabi ko, hindi na ako lilipat. Pero gusto ko, libre ako ng bahay. Libre ako ng pag-aaral ko. May allowance. Tapos nun, may ano pa, may food allowance.
Binigay sa akin yung bro. Si Kuya Gary David pala ang nauna sa mga negotiation sa mga college team. Babalik ako kung meron nito, 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 nito. Sa stay ka. Pero Coach by Cristobal, in fairness, ano, kumbaga, sikat, sikat. Sikat, sikat si Coach by noon. Dahil yung Basti noon, di ba, nagsya-champion, di ba? Pero, siyempre, siguro, malamang nadismaya ka pa din, hindi ka UAAP. Hindi naman na, oh, parang gano'n nga, kasi nga, pero nadismaya ako, kasi nga, parang na, tawag doon, yung parang bumaba yung tingin ko sa mural ko noon, kasi nga, ba't sila, ano, nasa team A, sabay pa rin. Sa bagay, so, oh, kung pinag-iensayo ka sa team A noon, baka lumipat ka nga. Baka nagtuloy-tuloy na ako. So na-feel mo, na baka ma-team B ako, hindi rin naman ako priority dito, so doon na lang ako sana, eh, yung kabila, talagang, ibibigay sa'yo lahat ba? Oo, tama rin naman. Tama rin naman. Ayun yung decision na ginawa ko nun. Ngayon, ang totoo naman yung sinabi ni Coach Bay, sabi niya, magiging iba tong team natin ngayon sa Lyceum, sabi niya. Magre-recruit na tayo, sabi niya. Sabi niya ganun. Sige po, Coach, sabi niya ganun. Basta tandaan mo, sabi niya, yung 4 years mong paglalaro sa akin, sabi niya, gagawin kitang ano, sabi niya, ikaw yung main man ko, sabi niya sa akin nun. Sige po, Coach, ako, di na ako lilipat. Tapos nun, siyempre, sinasabi niya yung mga credential niya na ako yung may hawak ng palarong pambansa, ganyan. Pwede kitang isama doon. Yung ano na, may pitch na eh. May market, may ano, may binibenta si Coach Bay. Market na eh. Oh, may marketing eh. Hindi ko narandaman yung importansya ko, di ba? Tama. Kaya, nag-decision ako, hindi na ako lilipan. Nag-stick na ako sa Lyceum. Stick ka ngayon. Pero NCRAA pa din. NCRAA pa rin. Pero yung NCRAA nung time na yun, Kuya, sino yung mga players ng NCRAA noon na tumuloy-tuloy? Alam mo, ang player ng kalaban namin yung alam mo, sino, St. Francis Assisi. Ay, St. Francis naman pala yung nandun. Ranidel Del Campo. Kabatch pa si Ranidel, o mas matanda ka? Ang mas matanda ako kay Ranidel, pero nauna akong 1 year sa kanya. Ang kabatch ko si Yancy. Ah, kabatch mo si Yancy. Yancy, sina Canlas yan. So yung whole 5 years o 4 years mo with Coach Bay, St. Francis ang kalaban? Oh yes, St. Francis. O hindi ka rin nag-champion? Wala, hindi rin ako nag-champion. Hindi kaya. Nag-champion ako pre-season. Hindi kaya yung St. Francis dun, parang ano eh, UAAP team eh. Ay, sinabi mo pa. Meron kang Ervin Soto, Yancy, hindi kaya talaga. Ranidel, di ba? Hindi kaya talaga. Kami din yung kinakatakutan na NCRAA din noon. Pagbasa pag sinabi yung Lyceum. So after St. Francis, Lyceum. Lyceum, yeah. So lagi kang finals. Finals ka. First year no, 'di ba? First year ni Coach Bay. Second year na ako noon. Ano kami noon, umabot kami ng quarterfinals, parang playoffs. Oh. Adi, na-out kami doon. Tapos noon, yung third year ko, second year ni Coach Bay, na-out kami. Ngayon yung ano ko, yung fourth year, tsaka last year ko, finals kami kalaban namin St. Francis. Yung St. Francis, Kuya, nung whole 4 year stretch na yun, champion? Champion sila. Lagi silang kalaban nila nung PSBA. Yan. PSBA. Nandun na si Ping? Parang si Ping nun, parang ano lang din nun. Parang nasa ano pa lang si Ping nun. Yung parang hindi pa masyadong kilala nun na ano. Role player pa lang. Si ano, nandun na lang po si Denok Miranda. Denok Miranda. Oh, PSP nga pala si Denok. PSP, oh, kay Coach si Denok, Koy. Oh. Kay Coach Koy, di ba? Kay Coach Koy, oo. Oh. So ano pala, kayo din pala yung nandun sa NCRAA. Maganda pa rin yung competition. Kasi Ranidel Del Campo, Albergara, di ba yun yung mga yun? Oo, oh, si Al. Albergara. Pero sa... Pag sinabing Lyceum, kunyari yung St. Francis, o pag sinabing St. Francis, Del Campo Brothers, Ervin Soto, Albergara, etc. Pag sinabing Lyceum, Gary David, alam naman yun. Yes, saka Chico Lanete, yan. Ay, si Kuya Chico pala, teammate mo. So, sino team mo nun, Coach? Na. Sino ang team mo nun, Kuya, sa Lyceum? Ang team ko nun, ang point guard namin nun, si Chico, si Ryan Ripalda, si Dennis Rodriguez, Joan Umandap, Lito Kalweng, ayun yung mga point guard namin. Tapos yung mga dos namin nun, sina Faustino, sina Bobot, sina Suarez, sina Bautista, ayun yung mga ang big man nun, big man ako, si Simpa, si Hernandez, si Repuerzo, saka si Bauson. Sandali lang, big man ka pa din? Big man pa rin ako nun. Kala ko naman nagsishift ka na, nagiging wingman ka.
Hindi pa, big man ka pa din. Big man pa kami noon, big man pa kami noon. Sabantay mo si Ranidel. Si Ranidel, yan si. Hindi ko ma-imagine, bantay mo si Ranidel. Oo eh, yan si ka mo eh. Kahit pa ba si paring Ranidel, medyo... Oh, kahit pa pa yun. But... lang, oh. Pero si Yancy, laki. Ikaw ang bumabantay kay Yancy di Ocampo nung college? Mm. Ako, ako ang bumabantay kay Yancy. Tsaka, pero ang laban mo lang is, malaki ka. Oh, malaki ka tawan. Tapos nun, pagka dinribe ko sila nun, talagang go hard. Patay kong patay. Ang tawag, so ano sa akin nga, ang tawag nga sa akin nila Ranidel pala nun, di, sa kanya lang sinabi sa akin, Baby Menk. Ah, Baby Menk ang tawag sa iyo. Kasi grabe yung ano ko nun eh. Grabe yung tricep ko nun eh. Tapos yung arms ko nga, di ba dahil nga basic lang yung pag-workout ko. Pero yung legs, sinabol mo naman ang kahit konti yung legs. Oo. Big man pala, Baby Menk, El Granada, Baby Menk pala dati yun. Ang kila... Eric Menk, di ba? Ang kilala nating Gary David, guys, yung ano na eh, nagliliyab eh. Hindi pala, big man pala hanggang college. Akala ko talaga kahit papano, nagsishift ka na. So, big man ka whole college career mo? Yes, big man ako whole college career. Ah, bantayan niya mga De Ocampo, pare. De Ocampo, So, okay yun na. Oh, so, ay kuya, third year, fourth year, ay hindi, second to the last year mo, tsaka last year mo, finals. Talo kayo sa St. Francis. Nagpi-PBL ka na ba? Hindi pa. Hindi pa ako nag-PBL nun. Ay hindi, yung last year ko, nag-PBL na ako nun, Montaña. Uy, uti. Montaña, di ba si Kuya Ranidel yun? Oo, magkasama kami no, magkasama kami no, Montaña. Ay, pero si Ranidel noon, ayun yung time na nagkaroon siya ng ano, heart problem. Ah, so wala siya. Sit out. Kaya na-stop siya. Hindi ko siya nakasama sa laro, parang practice-practice, tapos nagkaroon siya ng heart problem. Okay. Yun, biglang na-into siya. Ako, Montaña na ako noon. Montaña. Ayun yung una kong team sa PMPA sa PBL, Montaña Township. Fourth year ka na noon, final year. Oh, final. Fifth year kasi tinapos ko yung ano ko eh. Tama. Oh, so one year, wala pa si Coach Bai, tapos four years kay Coach Bai. Tapos dun sa fifth year mo, Montaña ka na, sabay na yun. Nasa PBL na ako noon. Okay, kasi ano, kumusta yung adjustment mo sa PBL? Big man ka pa din? Big man pa rin ako noon, 4. Hindi ko makapaniwala. Big man pa rin siya. Ang coach namin si Coach Leo Isaac. Coach Leo, okay, Coach Leo pala. Ano lang ako nun, bangko. Ah, bangko ka sa PBL. Bangko lang ako sa PBL nun, bangko lang ako nun. Eh kasi kung big man ka, sino kalaban mo mga big man dun? Si, ano, Ricky Kalimag, si... Big man. Yung player namin nga sana, nakalimutan ko na yung pangalan nun. Si La Torreno. Ano mga big man. Kaya ka bangko. Kaya ka na bangko. Kaya ako bangko lang. Pero nagagamit ako konti-konti. Pero alam mo, hindi ko makalimutan sa PBL. First game ko, ginamit ako ni Coach Leo Isaac. Binigyan rin ako ng pass break, all along. Ito na naman. Alam mo kung sino bumlak sa akin. Alam mo, sino? Sino? Renren Ritualo. Kuya Renren, naniniwala na ako Kuya Renren. Kasi, kuya, ang balita dito ni Kuya Renren, high flyer daw siya dati. Eh, syempre ako, kilala ko na siya shooter eh. Mukhang napoprove nga Kuya Renren na talagang high flyer siya dati. ano sila noon eh. Hindi ko maalala kung Colt 45 o Wilkins eh. Bata pa kayo noon. Bata pa kayo. Leya pa ako noon. Puta, binlock ako ni Renren. Di parang nagulat na lang ako. Kabatch po ba yun, kuya? Kabatch po ba si Renren? Kabatch ko si Renren. So Lasal siya nito, sikat siya nito. Oo, sikat siya noon sa Lasal. Pero alam mo noon, yung Lasal kasi noon, that time, training ground nila yung ano, NCRAA. Ah, talaga? Oo, naglaro sa NCRAA nun yung Lasal, sina Mike Cortez, sina Santa Maria, Joseph Yo. Parang ano nila nun, training ground nila. Kayo ang kalaban? Hindi, oo, oh, yung mga sa NCRAA. Ah, mga NCRAA. Yeah, nakakalaban namin. Ang coach nila nun, si Villapando eh, Jojo Villapando. Ah, wala pa sina. Pati sa... ano nun, pati Ateneo nun, kasama sa ano. Sa ano to, kuya? Sa NCRA mismo? Sa mismo liga? Oo, kasama sila noon. Parang training ground nga nila noon. Kailan ba ang NCRA? Yung mga team sim? Nila. Yung mga team nila. Oo, yung ano, November, nag-start. Ah, kaya after ng UAP. Oo, ang pinaglalaro nila, mga team B. Tapos noon, yung mga mag-team A nila. Kaya
Kaya yung sina Mike Cortez, sina Willie Wilson, yan naglaro sa yung sari yan. Ah, talaga. Oh, anyway, kuya. So PBL ka na, Montanya. Oh. So sorry guys, pero hanggang ngayon nagugulat akong big man pa din siya. Okay. So, Montanya, hindi ka masyadong nagamit. Lyceum. Nung gumraduate ka ng Lyceum, talo kayo sa finals, talo kayo sa St. Francis. Ano yung naging next step mo noon? Alam mo na ba na PBA? O wala pa din? Hindi. Nung kasing, nung na, di ba sabi ko nga, mahilig ako mag-gym, mag-workout. Tapos nakadorm na ako sa Lyceum noon. Bumabagyo. Anong bumabagyo noon? Nag-workout pa rin ako. Biglang may dumaan yung teacher ng PE noon. Parang sabi sa akin, wow, Mr. David, sabi niya, sipag mo. Sabi niya ganun. Basta tandaan mo, sabi niya, lahat na itong ginagawa mo, may kapalit yan, sabi niya. Kung ano man yung gusto mo sa buhay, magtatagumpay. Kasi sabi sa akin, kaya since nung napunta na ako sa PBL, ang sinabi naman sa akin ng pinsan ko, pagbutihin mo na yan saan, sabi niya ganun. Yung paa mo, isa na lang. Tatapak ka na, matutupad ka na sa PBA. Kaya ever since na napunta ako ng PBL, pinagbutihan ko na talaga. Nung mga ilang games, hindi ako nagagamit. Okay lang, practice pa rin ako ng practice. Nagpapakita pa rin ako kay Coach Leo ng talagang gusto kong maglaro. Si Wawi Ibanez, yung 3-4 namin na kaposisyon ko, nagkaroon ng problema. Nagkaroon siya ng problema. Nung mga kalagitnaan ng liga, hindi na siya nakakapaglaro. Mm-hmm. Nung time na yun na papasok na kami sa mga playoffs, wala nang mahugot si Coach Leo. Tapos injured pa si Jenkins Messina. Injured pa si Jenkins. Inugot niya akong bigla. Bigla akong gumawa, nag-best player pa ako. Ah, semis o papunta na ng... Papunta na ng semis. Tapos natalo kami ng semis. Naglaro kami ng battle for third. Nag-third kami. Yun, nung pinaglaro niya ako, nag-best player pa ako. Nag-third pa kami. So, from bangko, ginamit ka best player? Oo, best player ako. Tapos nun, ayun yung time na parang natuwa sa akin yung may-ari. Ng Montanya. Kaya nung, siyempre, ang pirmahan sa kontrato sa PBL nun, ano lang eh, per conference lang eh, parang 3 months lang, 4 months, ganun. Ang sweldo ko nun, ang ano ko talagang tuwan-tuwa ako, ang sweldo ko nun sa PBL, 15,000. 15,000? Oo. Bumili agad ako ng cellphone. Nokia pa to, Nokia. Oh, Nokia pa, 3210. 3210, oh, tama. Oh, tapos kuya, nung natuwa siya sa'yo, pinapirma ka na patagal? Bali, siyempre, graduate na ako sa Lyceum. Di na ako pumunta sa Lyceum. Umuwi muna ako dito sa Bataan. Tapos, bigla akong, siyempre, dahil may cellphone na ako, nakatanggap ako ng tawag. Tinawagan na nung ako ni Coach Leo, Isaac. Sabi niya gano'n, oh, Gary, sabi niya gano'n, congratulations, sabi niya, lumuwas ka na sa gantong araw. Merong pipirma mo na itong kontrata, binigyan kang kontrata ni Mr. Kibot, sabi niya gano'n, 6 months, sabi niya. Oh, doble yun. Doble, sweldo mo, 25,000 na. Ah, pwede na. Pwede na. Luwas na ako, pirma na agad. Diba? Yun. Yung time na yun, ayun na, second conference yan, medyo gamit na ako. Dahil lang dun sa best player mo nung first. Mm. Nag-shoot up na. Pero, kuya, sorry, tatanong ko ulit, big man ka pa din? hindi na. Anong dahilan bakit bigla ka tinres? Hindi, kasi nga, nang nawala si Jenkins Messina, nawala si Wawi Ibanez nun, parang ginawa niya akong stretch for not rest. Parang ngayon yung binigay niya position sa akin. So si Coach Leo ang nag-convert sa'yo? Oo, tapos doon, nung dumating na yung ano, marami na kami mga player noon na big man noon. Kaya ginawa niya na akong dress. So yun yung first time mo na naging regular position mo, wingman. Wingman yan, oo. Pero kuya, quick question lang. Kung big man ka buong buhay mo, buti naka-adjust ka pa. Like yung dribble mo, yung tira mo, yung pull-up mo. Pero ngayon, thinking about it, pag naglaro ka nga, naaalala ko, hindi ka naman ma-arte. Hindi. Tsaka, makita mo ko, hindi naman ako magaling mag-dribble eh. Ano dribble na, angat na kagad! Strong right. Lagi nga ganun yung ano ko, scouting eh. O guard David, strong right lang yan. O. Force to go left. O ganun lang yung ano sa akin eh. Pero ano ka, ang punan ko nga, yung lakas ng katawan. Hindi, tsaka yung jump shot mo. Yung one dribble pull-up. Pero late ko nang naano yun. Late ko nang na-develop talaga na ano. So nung itong mga panahon to, nung Montanya ka, nung kinonvert ka, slasher ka talaga? Slasher talaga ako.
At talagang panggaan. Tawag sa akin yung kamikaze. Patay kung patay. Ah, so para kang Jared Dillinger nun? Pag numride talaga ako. Oh, di ba Jared Dillinger kasi tinawag Daredevil eh. Yung parang. Daredevil, oh. So, from Baby Mink, na big man ka kasing batak, na undersized, naging ano ka, slasher, kamikaze. Mm-hmm. So, may tira din sa labas. Pero hindi yun yung puhunan mo, yung tira sa labas. Kaya simple ang laruan mo. Kasi growing up, big man ka naman talaga. Big man talaga. So, pag naipit, jump shot na to. Sisingit, talagang pupersen, dadali sa katawan. Pero in fairness, napaganda. Kasi wala kang ka-arte-arte, score ka lang kung score. Diba? Pero scorer ka, scorer. Nung ano yun, sa LCU naman nun, ang nag-develop naman ako nun, doon ako talaga scorer. Kasi walang iba. Walang iba, kaming dalawa lang ni Chico. Kaya yung, nung nabigyan na ako ng go signal ni Coach Leo, binigyan na ako ng oras, yun, nadala ko na yung scorer mentality nun. Saka siyempre, ano din ako nun, defensive din ako nun. Dumidepensa naman. So ano, puhunan mo talaga is yung kondisyon ka. Alam mo Mikey, nakita mo rin yung laro ko na panood mo. Sasabihin ko, ako talaga yung hindi naman ako yung talented na player. Hindi rin ako yung skillful na player na maraming magaling mag-dribble. Ano? Ang pinakapunan ko lang talaga sa basketball ko, sa naka-program sa, ano, sa katawan ko, ano? Yung conditioning. Gusto ko i-out-condition kita. Nakita mo, takbo ko ng takbo dito, ganyan, paabulin mo ako. Ngayon, pag pagod na kita, kung pagod na kita, doon kita babawian. Ayun lang yung ano ko eh. Hindi, sinasabi ko nga sa kanila, hindi naman ako yung talagang talented na magaling na mag-dribble, magaling. Hindi siya talented pero putang ina no. Hindi siya talented pero 30, 40 kung kumana. Naglilive yung mga kamay pero hindi talented ang puta. Ang ina ko sabihin. Tama naman. Hindi skillful. Oh, skillful ha. Parang hindi James Sharp na parang. Tama. Kagiwa. 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 Yung maraming galaw. Yung ano. Basta ako, malakas ka. Lang, tapos dadaanan kita sa lakas ng katawan. No? No? Tama naman. Di, pero nare-realize ko nga ngayon, talagang yung laro mo. Two dribbles, angat na. Simpleng-simple. One fake drive, go from the basket. Gary David zips out. Off the dribble. Yes. Powerade Tigers are actually on a good run here. David launches. Connects! Powerade Tigers. Well, first and foremost, you're down 17. Start of the third quarter. You gotta rebound. You gotta be able to come out aggressive here in the third quarter. That's the aggressiveness you want from Gary David. Yes. Number one. Parang ikaw ka, kuya, yung magugulat ka 25 na, 30 na. Ayan. Silent lang. Silent lang. Kasi walang arte. Sina James Shep. Step back, fade away. Ang gaganda na mga galaw eh. Si Kuya Gary, 20 na. Ako, offensive rebound. Ganun lang. Yung mga layup niya, mga ano lang, simpleng-simple lang eh. Floater. Reverse. Yeah, mga paborito yan, reverse layup. Pero 30 na ginagawa ang puta. So Kuya, ito na. Finally, may break ka, Montanya. Bago na yung role mo, scorer ka, trash ka. Diyan ba nagsimula lahat? Feeling mo doon talaga? Doon ka na-discover sa PBA? Kasi feeling ko, Kuya, bago nung conference na 6 months ka na binigyan ng kontrata, hindi mo pa rin makita sarili mo sa PBA. Kumbaga, hindi pa talaga may ilaw. Hindi pa. Ano, after nung 6 months ko, ang kagandahan lang nun, after nung 6 months ko na natapos yung ano ko, binigyan na uli ako, 1 year. Talaga nagustuhan ka ng Montanya? Oo, nagustuhan ako ng management. 1 year, naging sweldo ko noon, 35. Angat na naman. Laki na noon ha! 2000 ano to? 2002? 2001-2002. Malaki, 35 ba? 35,000 na ako noon. Tapos noon, ang first, yung buti na lang noon, kakapirma ko. Bigla akong may injury. Tapos? 2002 yun, may injury ako ngayon. Biglang ngayon, yung 2002 na yun, pare, yung time ko, 2003 yata yun, yung time ko na gusto ko nang magpa-drop. Mm. Kaya lang, na-injury ako nun. Na-injury ako. Kaya sabi sa akin nun, huwag mo nang pilitin yung tuhod mo muna, sabi nga sa akin ng PT. Ganyan, ano ba injury, kuya? Sorry. Tuhod. Nagkaroon ako ng patella tendonitis. Hindi naman ACL, hindi ganun. Hindi. Ano yan, patella tendonitis lang kasi, tsaka yung jumpers ni ko, talagang malakas akong tumalo nun.
Oh, malakas ako tumalon nun. Ayun yung mga injury ko sa tuhod nun. Dapat magpapadrop na ako ng 2003. Uh-huh. Kaya lang ha, nung na-injury yung tuhod ko, sabi, huwag ka nang magpa-drop muna. Kasi ang mga kasabay ko nun dapat, sina Mike Cortez, Ronald Tubid. Ito yung number one si Mike. Oo, tapos sina Sandy Salvacion, Jenkins Messina. Maraming kaposisyon na sabi sa akin, huwag mong madalihin, sabi niya gano'n. Yeah, yeah. E di, nag-isip na naman ako, nag-desisyon na naman ako. Biglang, sige, di mo na akong papadrop ako, next year na, 2004. E di, nakapirma naman ako 1 year nun eh. 1 year. Laki pa sweldo. Oo, 35,000. Tapos nung hindi ako nagpadrop, yung susunod na conference ng PBL, ayun na, doon na nag-evolve yung laro ko. Nung nawala si Coach Leo isa, ang naging coach, si nasirang Bongo. Okay. Coach Bongo. Sino yun? Yung si Coach Bongo, yun yung coach ng St. Benilde. Ah, okay. Ibang Bongo yung... na kilala ko. Kapangalan? As in kapangalan? Oh, Bongo. Si Coach Bongo. Ah, okay. Just, daddy mo yun. Oh, just to be clear, hindi si Bongo. Ibang Bongo na kilala ko. Okay. Senator Bongo. May Bongo palang coach. Okay, Coach Bongo. O baka kilala ng daddy ko. Oh, kilala ng daddy ko. Ngayon, kinausap niya ako. Sabi niya gano'n, oh, Gary David, sabi sa akin, yes, coach. Basta maglaro ka lang ng gagawin kitang MVP. Sabi nga nun sa akin. Sarap! Oo, sarap. Yes, coach. Sabi nga nun. Coach, tapos, kuya, sandali lang, kuya. Sorry, kuya. Pero nandito pa sino, kuya Ranidel? Wala na sina. So, ikaw na talaga ang franchise player ng Montanya? Oo, ako na nun. Kakampi ko lang nun, si coach Topex Robinson, Topex. Si Jam Alpad, Mark Makapagal. Oh, so, ikaw na talaga. Sina John Dan Salvador, Billy Mamaril, yan. Ah, dami mo ng big man. Dami mo screener, ah. Big man. Ayun yung mga kakampi nun. Ang galing sila nun sa ang Davao Eagles. Sa ano? Sa NBA. Sa NBA. Eh, yung NBA nun, medyo pagano na yung NBA. Tama. Kumano sila sa PBL. Ayun yung time na sinabihan ako ni Coach Bongo na basta maglaro ka lang, sabi niya gano'n. Ikaw yung starter ko. Ikaw, gagawin kitang MVP, sabi niya sa akin. Di excited naman ako, di ba? Tapos nun, ayun pa yung time na makikilala ko naman si Danny Espiritu, si Boss Danny. Agent ka ngayon. Sabi ko gano'n, nakita kami, Boss, kamo, Gary David po. Oh, sabi niya, oh, napapanood niya kitang maglaro. Sabi niya gano'n. Boss, sabi ko, pag nagpa-drop ako, tulungan mo ko, ikaw nang mag-agent ko. Sabi niya, sige, sabi niya gano'n. Tumango siya. Siyempre, abang naglalaro ko nun, yung kumpiyansa ko talaga ang taas. Tsaka pera ka. Pera ka, kuya. Pera ka eh. Yung coach mo, sinabihan ka, gagawin kitang MVP. Tapos yung number one agent ng PBA, biglang sige, akong bahala sa'yo, di ba? Siyempre, yung nakita ka ni Boss Danny, pera to, Gary David. tapos, ano na nangyari? Sarap! Nag-MVP ako. Ay, nag-MVP ka ba, kuya? Sorry, kuya, hindi kasi ako masyado nanonood ng PBL noong time na yun. Tagal na nito eh. Pero nag-MVP ka talaga? So, nangyari yung nakita ni nangyari, Coach? Nangyari. Nag-MVP ako nun. Sino ang mga kalaban mo nun? Peter Jun Simon, si Riz Alvarez. Ang puta, matitindi din talaga. Puta, MVP. Scorer talaga. Like, score. Scorer talaga ako, scorer. 25. Pero ganun pa rin. Right-hand dribble pa rin. Strong right. Strong right lang na strong pero, right. Pero na-develop ko na nung ano yun. 3 points, yan. Pero ano ka pa dito? Kumbaga, nakita mo ngayon na kaya. Tapos, kaya. Maganda rin yung decision mong hindi mag-PBA muna. Kasi ngayon, ang tunog na tunog ka ngayon. Decision making lang talaga yung nagdala sa akin din na kung paano. Kasi, naalala ko rin nung bumalik tayo nung nasa Lyceum ako nun. Sinabihan ako, kasi nung time na yun na medyo struggle kami dito sa probinsya nun, ang tatay ko gusto niyang bumalik sa Saudi. Siya? Oo, tatay ko. Ngayon, nung time na yun na medyo may edad ng tatay ko, 40 plus na, ang sinabi na lang sa kanya nung agency, baka meron kang anak, sabi niya ganun. Baka meron kang anak, ayun na lang yung papuntay natin sa Saudi. Eh wala pa ako sa PBL nun eh, Lyceum pa lang. Ang sabi ngayon ni tatay, meron ka ako, player pa yung anak ko. Uy, sakto, sabi, nag-anap ng player sa Saudi. Kinausap ako ni tatay, sabi niya, kung walang mangyayari sa iyo dyan sa basketball, mag-Saudi ka na lang, sabi niya sa akin. Sabi ko, tay, kako, bigyan mo na lang muna ako ng isang taon, sabi ko. Bigyan mo na ako isang taon, pag medyo yun, magsa-Saudi na ako. Eh, luckily, yun nga, yung isang taon namin na yun, puro finals, tapos nun, napunta ako ng PBL, yun, hindi na ako pinapunta ng Saudi ni tatay. Fifth year mo. Pa rin yun. Bago mo mag-fifth year. Bago ko mag-fifth year. Buti na lang.
Buti na lang pala. Walang gilas doon. Hindi ka national team player sa Saudi. O, tapos kuya, matunog. O, balik tayo. Matunog pangalan mo. MVP ka. Obviously, Matic, papadraft na ako. Matunog Matic, eh. Papadraft na ako. Ang kagandaan pa nun, bro. Nagbuo ng Philippine team, yung Cebuana, para ilaban sa SEA Games. Ah, SEA Games. Napili ako ngayon. Napili ako. Siyempre, puro amateur. Eh. Amateur. Amateur, amateur. Oh. Puro ah, amateur. Sino kayo nun? Ako, James Shop, Paul Artadi. Ito yung kinikwento ni Paul Artadi. Rani Del, si Erbin, Willie Wilson, Bito Yumulon, Kalimag, si Kuya Dennis Madrid, si Ricky Kalimag, si Salangsam, yan. Salangsam. Kami Vietnam. Ito yung pre-draft. Ah, oh, pre-draft na 'yon. Parang tapos na kasi ang SEA Games na, 'di ba? Parang December ay hindi. December. SEA Games na mo, mga ganun eh. Ah, ganun. Tapos magda-drafting na ng January. Sakto, tunog na naman. Tunog na naman. Tunog na 'yung pangalan ko talaga noon na 'yun. Yeah. Talaga nag-decide na ako magpa-draft kasi 'yung mga kabats ko, papa-draft na talaga. At sabi sa akin, magpa-draft ka na, hinog ka na. Sabi niya, baka mabulok ka pa. Tama nga naman. Dapat maganda yung timing. Mahirap na. Baka maganda di, timing. Si, baka palaos na bago pa magpa-draft. Sikat na sikat na eh. Ano na muna. So, 2004. 2004 kuya, sina ano yan, di ba? Sina Dillinger ba yan? Ay, hindi. Sorry. Sina James Shop. Kami pa rin. Rich Alvarez. 2003, sina 2003. Mike Cortez. Sina Mike Cortez. 2004, James Shop, Paul Artadi, Rich. Rich Alvarez yan. Oh, si number Rich. One, number Rich. One pick namin, si Rich. Number two, si James. Tapos number three and four, si Pingrich at si Rani Del. Oo, ito pala yung kay Rani Del. Oo. Nasa na si Rani Del nung nasa Montanya ka? Lumipat ng team? Dyan po. Ah, lumipat nga ng team. Lumipat siya ng team kasi di ba nagkaroon siya ng heart problem. Nahinto. One year, nasitaw siya ng one year. Pagbalik niya, hindi na siya sa Montanya, sa ano na siya, sa Dyan O. Maganda rin para sa iyo kasi ikaw yung natira. Oo, ako rin. Opportunity. Opportunity talaga. Pangilan ka, kuya? Number 10, first round. Number 10 sa first round. Last pick of the first round. Sampu lang ba nun? Ako, Coca-Cola. Coach Chot? Coach Chot, oo. Okay, Coach Chot ka pala una mo. Okay. So, number 10, kuya, pasok ko ngayon, Coca-Cola. Sino mga players nito? Matitindi. Asi ba to? Asi o Ali? Mahina bro, mahina yung lineup ng Coca-Cola noon. Kenneth Durem di siya ta. Hindi, mahina yung lineup nila noon kasi lagi silang champion noon eh. Lagi ba? Lineup nila, Gianni Barrientos. Ay, yung kay Gian. Jeffrey Carriazo. Bong Hawkins. Si Ato Morano. Ato Morano. Si Pochwinho. Yung mga Pochwinho. Yun. Yung mga ano. Nandun na si Leo noon, Abinido. Ito yung before or after nung kay na Rudy Hatfield? Hindi, si Rudy nandun. Ah, kasabay din niya si Rudy Hatfield. Will Antonio? Oh, Will Antonio nandun. Ah, yung team na yun, Will Antonio, Rudy Hatfield. John Arrigo, wala pa. Si wala pa, but ano na to eh. Ah, okay. Kaya last pick. Kaya last pick kasi champion sila. Okay. So pagpasok mo kuya, Jeffrey Carriazo. Hmm. Ito, mga legend. Oh, kumusta? Parang ano eh, parang yung mga pinapanood ko noon. Ito na, kasama ko na sa practice, di ba? Johnny. Johnny A. Thankful din ako sila yung ano ko, sila naging teammate ko noon kasi dami kong natutunan. Dami kong natutunan. Kay Papa Jeff pa lang, kay Johnny, kay Boss Johnny. Kay Boss Johnny ko natutunan yung ano. Kapag sa practice, sabi niya, nagsushooting ka, treat as a game, sabi niya ganun. Game situation. Sabi niya, ayun yung lagi kong inanun. Ayun yung mga talagang pinasok at natutunan ko kay Boss Johnny. Dami, siyempre, biruin mo yung mga yun, di ba? Legend na, talagang ano. Sarap din ang ano mo. Ang ganda rin yung team na napunta mo. Minuto, pahirapan. Pero, kapwestuhan ko kasi nun si Papa Jeff, Carriazo. Injury siya, bro, injury. Opportunity na naman. Yun, nung injury siya bro, first three games, hindi siya naglaro. Ako yung ginamit ni Coach Chot. Doon sa three games na yun bro, may average ako 13 points per game. Rookie! Rookie.
Mama. Naalala ko noon, ako yung first rookie na inawardan ng Player of the Week. Ah, talaga? Maganda pala talaga entry mo sa PBA. Oo, maganda, maganda. Kaya lang. Bumalik si Jeff. Ni Papa Jeff. Ayan. Tatlong laro lang pala. Player of the Week. Player of the Week. Tapos na. Biglang medyo. Hindi, meron pa lang. Bilang minuto. Siyempre, eh, naintindihan mo naman bro. Oo naman, Jeffrey Carias. Tsaka Jeffrey Carias. Jeffrey yun eh. Hindi naman kaya ano. Kaya lang nakagamit ka ni Coach Jot noon. Dahil nga, injury. Pero pinakita ko na kaya ko. Basta bigyan mo akong oras. Eh, yung ano. O tapos, kuya, nung pagbalik ni Kuya Jeffrey, o de, upo ka muna. Quality upo minutes. Quality minutes. Oh, mga 10 minutes, 15 minutes. You know? 10 minutes, 15 minutes, mga yan. Mga ganun na, no? Pero nung wala si Kuya Jeffrey, 25, 30. 13 lang. Huwag mo nang patasin, 13 muna. Hindi, nung wala si Kuya Jeffrey, ilang minutes ka? Ayun, yun, mga, yun, mga minsan, 20, ganyan, 25. Doon ka nag 13 points per game. Oh, doon ako nag 13 points per game. O, so kumusta yung, ano na, for the rest of the season? For the rest of the season, umabot kami ng semifinals noon eh. Pero matindi ang ano sa akin noon, ang naalala ko doon sa team na yon. Dahil lahat ng mga alam mo kasi pag rookie ka, mayroong binyagan eh. Siyempre. sa PBA, pag rookie ka, may binyagan yan. Sina Potswinyo, sina ano, alika dito, kuha mo akong bola. At top down, bitbitin mo lahat ng mga gamit namin. Sabit mo na yan, ganun, bitbit namin. Eh ngayon, one time, meron kaming import. Si Sanford. Siguro nakikita niya inutos-tutusan ako nila Potswinyo, inutos-tutusan ako ng mga veterano dahil nga ano sa akin dahil rookie, di ba? Eh ngayon, nung inutusan ako ng Sanford, sabi ni Sanford, kuha ko daw siyang bola, magsu-shooting siya. Eh ngayon, sabi ni Potswinyo sa akin, sabi sa akin, "Rook," sabi niya ganun, "Alika rito," sabi niya ganun, "Wag mo sundan yung import na yan." Sabi niya ganun, "Hindi naman na tayo pinapanalo," sabi niya. Coach Potch, lang yaka. Ngayon, yes, sabi ni Sanford sa akin, yung import, sabi niya, parang sa pag-i-English niya, ayaw mo ko sundan, ha? Sige, mamaya, pero may I have something for you, sabi niya sa akin. Sabi nga, no, okay, kaya, bro, after ng practice, nakita ko yung bag ko, basang-basa. Basang-basa. Buta, binasa niya. Tubig. Binasa pala nung import. Sobrang galit ko na mula ako. Tumakbo ako dun sa ball boy namin, bro. Kinuha ko, ice pick. Abulin ko yung import. Inawat lang ako na ano. Sabi niya gano'n. Talagang ako, silent lang ako. Pero ano, biro mo, binasa niya. Piti ka nun. Kinuha ko yung aspik. Abulin ko talaga. Takot niya. Ngayon, siyempre, sabi nga, kinausap na lang ako nila ko. Sabi nga mo, tapos sabi pa nung import nun, kinabukasan, "Hey, Gary, are you still my friend?" Sabi ko gano'n sa kanya, "Get out of here, come." Pero lumamig ka na. Lumamig na ako naman kasi kinausap na ako nila Coach. Si Coach Poch ang pakanalang lahat yan, si Coach Poch. Naging coach ko pa si Coach Poch sa ano eh, sa UP. O tapos kuya, tuloy-tuloy na. Kailan? Paano ka na-trade? Nung si first conference ni Chot, ni Coach Chot, parang ano siya eh, ang tawag doon, nag-Philippine team. Tama. Kaya nawala siya sa Cope. Ang pumalit si Coach Eric Altamirano. Okay. Si Coach Eric Altamirano, yan, dyan na na-trade si Jeffrey Carriazo, si Reyne Lugnatan, si Papa Rey nun. Si Papa Rey nun, parang second year pa lang sa PBA nun. Kaya kaming dalawa yung magkadikit nun. Ngayon, pareho kayong bata. Oo, pareho kaming bata. Ngayon, si Papa Rey, tsaka si Papa Jeff, kinuha ng Alaska, na-trade si Arrigo, tsaka si Alipik. Tapos nun, yun, ang naging coach nun, si Coach Eric Altamirano. Medyo limited time ako. Tapos nun, yun, nag-decide siya na i-trade ako sa, ano, sa R21. Kasi okay. Ang PBA nun, dalawang conference pa lang nun eh. Tama. Oh, so dalawang conference lang nun. So hindi ka masyadong nag-click kay Coach Eric tapos dun sa bagong Coca-Cola o tin-rate ka ngayon R21. Hindi, ano siya noon, FedEx. FedEx, tama, FedEx. Sinong coach noon? Ang coach noon si ano, si Coach Bong Ramos. Wala pa si Coach Bo. Hindi, sabay kami ni Coach Bo. Assistant siya. Ayun yung time na si Coach Bo, assistant siya na ni Bong Ramos sa FedEx. Okay, so nung dumating si Coach Bo, assistant siya, player ka. Okay. Alam nyo naman mga kaibigan, doon tayo pupunta mamaya. So ito na, pasok ka ngayon, Coach Bong Ramos. Nung si Coach Bong Ramos, ito yung team ni
Dondon Ontiveros? Wala pa si Dondon. Ah, wala pa. Ang team ang nasa FedEx pa lang noon, Jan Periol, si Ren Ritualo, Egay Bilyones, si Ranitel, si Arwin Pingris. Wala pa si Arwin. Si Pingris, si Wesley, si Mike Bravo. Mike Bravo, UP Pied. So, pagpunta mo ng FedEx ngayon, Coach Bong Ramos, napaganda pa. Gumanda. First game ko, bro. Di ba kakatrade ko? First game ko, kalaban namin, Red Bull. Best player agad ako, 19 points ang ginawa ko nun. Kunya, pinalaro ka lang ni Coach Bong? Oo, pinalaro lang ako ni Coach Bong. Tapos nun yun, 19 points ako, best player agad ako nun. Ang ganda na naman ang simula mo. Maganda naman simula. Kaya nakuha ko agad yung tiwala nila. Tapos natuwa agad sa akin yung may-ari, si Boss Bertley na nun. Yeah. So, tuloy-tuloy na naman. Oh. So maganda ka, sir. 21, dumating si Coach Bo. Yung time na yun na kasi, nung first conference ng FedEx nun, sabi nga ni Coach Bo, di ba, yung sistema ni, ang gusto ng management, pressure. Sinunod niya, di ba? Pressure. Sinunod niya, di ba? Iniyakap niya. Kasi nung si time ni Coach Bong Ramos noon, parang ano, medyo hindi niya masyadong sinunod. Kaya napalitan siya, nawala siya. Napalitan siya. Tama. Oo, ayun yung time na magte-take over si Coach Bo. Oh, so nung si Coach Bo na, sumakto ka. Si Coach Bo na, yun na. Ganun pa rin lang. Ganun lang naman din yung laro ko noon. Talaga laro-laro lang ako. Basta gamitin mo ko, lalaro ako. Kung di mo ko gagamitin, okay lang. An offense of Air 21. Gary David! Bang! That's a TM press. That's gonna be asking for a foul. Quick pull-up from Gary David. That's a long move para dito kay Gary David. Hindi niya maintindihan sa mga players na they just have to stay in front because ganun ang nangyayari pag naka-penetrate yung mga players ng Ginebra. At sinabi pa niya, get... They got pass. Gary David from the corner. That's a TM press for Mr. Pure Energy. Here's Gary David. Yes, sir! TM press. Gary David has been hot. He is... Sobrang, coming from you, sobrang players coach talaga ni Coach Bo. Oo. Si Coach Bo, pagdating sa motivation, hindi lang sa basketball, kahit sa buhay mo. Talagang bibigyan ka ng mga salita na hindi mo lang kung saan nanggagaan sa niya yung hukukot. Pero totoo yung sinasabi niya na nung unang pasok niya sa Air 21 as head coach, talagang tinatanong niya kayo kung ano yung pinakamagandang magagawa. Hindi daw siya ano eh. Naparad mo naman yun, kuya. Hindi daw siya. Kumbaga nagpatulong din siya sa inyo. Hindi yung parang pagdating niya, utos-utusan niya kayo. Kumbaga, ano daw? Kumbaga sobrang relax daw ng team niya noon. Nagkakaintindihan. Hindi, ayun yung ano, sa akin naman, kinausap niya nga sina Renren, sina Winnie, kasi sina Jan Periols, kasi yun yung mga veterano eh. Ayun yung mga talagang mga star players noon. Ako noon, alang nasa supporting lang ako na. No. Kinausap niya ako noon, tapos noon, napunta pa sa amin si Tubid noon. Nung time na yun na nandun na, si Wesley ganyan, nandun na. Ayun yung time na nung ako naman, nung ang sinabi lang sa akin ni Coach Bo, basta maglaro ka lang, bibigyan kita ng time para maipakita mo yung ano mo. Pero ikaw, alam mo siguro, ang superstar natin dito ay si Renren. Diba? Si Renren. Kaya kapalitan lang ako ni Renren nun. Tapos nung dumating sa amin sina Arwin, sina Ronald, sabi lang sa akin ni Coach Bo, naalala ko, sabi niya, Gary, sabi niya, alam mo naman yung lineup natin, sabi niya, star punong-puno, sabi niya ganun. Basta ikaw, lagi kang may oras sa akin, kaya lagi kang ready, sabi niya. Mm-hmm. Ikaw yung magiging equalizer ko kay Ronald Tubi at kay Renren Ritualo. Mm-hmm. Pag si Renren Ritualo, pangit ang laro, sabi niya ganun. Ikaw. At si Ronald Tubi, nagwawala na dahil nakipag-away, puro technical, doon ka papasok para equalizer ka, sabi niya. Ayun, naalala ko. Yes, coach. Sige, at least hindi ka kinuking. Oo, hindi. Talagang ginagamit niya ako talagang ano. Ako naman, siyempre, tulad na sabi ko kanina, parang nabibigyan ka ng kumpiyansa pag nabibigyan ka ng magandang panalitaan ng coach. Totoo naman. Diba? Totoo naman. Sa player talaga, ayun yung pinaka... Nasa kamay ng coach ang buhay ng player. Yung bibigyan ng kumpiyansa. Pero sa akin, ang sa akin lang, pag walang kumpiyansa sa iyo yung coach, kung tatanggalin yung kumpiyansa mo sa sarili. Tama. Yung pinaka ano doon. Doble lang pag may kumpiyansa ng coach. Oo, doble lang. So, nung nasa Air 21 ka, obviously, may mga ahead sa'yo. Ronald Tubi, Renren Ritualo. So, medyo supporting ka. Sixth man, gano'n ang dating mo.
from Air 21, nung nabenta na yung Air 21, yun ang galing sa storya ni Coach Bo, di ba, nabenta yung Air 21. Nag-stay ka? Sino bumili nun, kuya? Global? Yung Burger King. Burger King. Burger King. Oh, tapos after nun, naging Global. So, Burger King muna. Burger King muna. Burger King muna yon. After ng Burger King, di ba, Air 21, binili ni Mikey, Boss Mikey, yung Burger King. May connection pa rin yung ano nun, Air 21, kasi yung Burger King nun, hawak din ng Air 21, parang kumpanya din nila. Okay, parang may share din, ano, pero ang pinalabas na ng owner, si Boss Mikey. Tapos, ang kinuha niyang coach, si Coach Yeng Yao. Diba? Umabot ka! Laro ka kay Coach Yeng. Laro ko kay Coach Yeng, nandun sina Cyrus Baguio, sina Winnie Arboleda, nandun pa din. Winnie Arboleda, nandun pa rin. Basta, yeah, si Bo Belga. Si Bo Belga, yan. Bo Belga. Marky! Marky! Ang babait! Ang babait ng team ninyo! Ang babait! Si Marky, doon naging paborito talaga ni Coach Yeng noon. Kakwentuhan ko noong isang araw. Talagang ano si Marky, talagang pinapabayaan. Ronnie Machias. Ang babait talaga ng team ninyo. Walang kaano-ano? Walang kasalba-salbahe sa team ninyo? Kuya, nandun ka ba nung nasuspend? Oo, nandun ako. Nandun ka? Wala ka? Nasa court ka ba noon? Parang nasa nandun bench ako sa court noon. Nagulat ka din. Oo, kalaban namin noon. Gilas, di ba? Gilas. Sina JB. Ano naman yung masisisi talaga si paring Win? Oo naman. Ay, hindi talaga. Nagmumura naman talaga. Hindi talaga. Lagi kasi, pag ganun, kahit sa NBA nangyayari yan eh. Laging akala nung fan, kahit ano pwede mo sabihin, tao lang ang pipitik at pipitik din ang player. Lalaki din. Lalo na si Kuya Winnie, di ba? Like, di naman magpapaganon, di ba? Pero, after nun, from Burger King, na-trade ka na ngayon to Powerade? After ng Burger King, siyempre, si Coaching, iba yung sistema niya, di ba? Ako naman nun, dahil galing ako sa Coca-Cola nun, kasi nung nasa Air 21 ako, 2 years magkasunod, nagkaroon ako ng injury eh. Itong sa elbow ko talaga. Elbow, 2006 yan. Tapos 2007, na ECL ako. Parehas to sa Burger King? Hindi, sa Air 21 nun. Okay. Ngayon, nung na-ECL ako nun sa Air 21 nun, dahil galing akong Coca-Cola, ang sinasabi sa akin ni Boss JB Bailon, yung Boss JB. Manager ng Coca-Cola. Sabi niya, bumalik ka na sa amin. Sabi niya ganun, ACL ka rin naman eh. Sabi niya ganun sa akin. Edi, sige po boss, ako pa sa pag may opportunity ganun. Ngayon, nung time na yun na Burger King na, nawala na yung Air 21, ayan, tapos si Coach Bo, luckily, nalipat sa Coca-Cola. Yun, winwork out na nila na ilipat, kunin ako. So sa Coke ka muna ulit? Hindi pa Powerade? Na-trade ako sa Coke, hindi muna siya Powerade. So ilang years pa bago naging Powerade? Siguro mga, hindi ko alam, kung 1 year o 2 years ata. So balik ka kay Daddy Bo? Balik ako kay Coach Bo 1 year sa Coca-Cola. Kasama uli kami. Coke muna. Nung naging Powerade yun, tumuloy-tuloy naman na si Coach Bo nun, di ba? Ang nung dumating ako nun, ang coach nun, si Kenneth Doremdes pa, tapos biglang nag-transfer na kay... Umangat si Coach. Umangat si Kenneth si eh. Oo, tapos siya yung nag-coach na si Coach Bo. Tama. So nung Powerade ka na, ito na, Coach Bo ulit. Ikaw na ngayon, kasi wala nang Ren-Ren. Wala nang Ronald Tubin. Ikaw na ngayon yung ginawa niyang Ren-Ren. Nung, di ba, na-trade ako sa Coca-Cola, nandyan naman nun, sina Asi, Dale Singson, sina Atu Murano, yan, nandyan naman nun. Pero, yan ha, talagang in-involve na ako ni Coach Bo talaga, na binigyan niya na ako ng time talaga. Ginawa niya na akong maging isang responsible player na in crunch time or ikaw yung maasahan ko. Tapos nandyan pa si Asi. Yung time na yun talaga, na ako, legit na scholar na ako. Oo, tsaka ano ka na nun? Kumbaga, ano ka na nung team? Hindi ka na lang basta gumawa ka, hindi, ano ka na, pinapakinggan ka na, veterano ka na, dahi mo na experience. So, ako kasi, kinoconsider ko to as a fan of you, kinoconsider ko to ito yung talagang nagwala ka eh, nasa Powerade ka eh. Ito yung naging ano ka, kuya, parang, magaling siya, biglang naging puta, household name, 'di ba? Hanggang ngayon pinapanood yung mga panahon na 'yon, 'di ba? Ano yung nangyari noon? Ano ang kumbaga, kumusta experience mo with Powerade with Marcio, si Anthony, si Dog, JV, Kramer. Dog Kramer, 'di ba?
Ito si Coach Ricky to, si Coach Ricky, Coach Bo, di ba? Kumusta yung ikaw ba, kinoconsider mo ba na ito yung ano mo? Tulad ng sabi ko sa'yo, Mike, ako kasi yung parang type na pag binigyan mo ako ng importansya talaga, na talagang ibibigay, susuklihan ko naman yun. Di ba? Tulad nga nung kayo nagsimula kay Coach Bongo, sabi niya, basta maglaro ka lang, gagawin kitang MVP. Sabi niya gano'n. Tapos nun, nung time nun kay Coach Bo nun, lagi niya akong ano nung kinakausap. Sabi niya, talagang binibigyan niya ako ng importansya, nagtatanong siya na gano'n. Pero yung part, yung relationship namin ni Coach Bo, talagang parang ano na eh, parang di naman siguro pa, hindi ko masasabi na father and son. Kasi sabi nga niya, talagang totoo, nag-aaway kami. Nag-aaway kami sa court na nag-ano kami. Pero yun yung parang pag-aaway na alam mong parehas namin gustong manalo. Yeah. Parehas namin gustong lumabas yung ano, at talagang pinapas. Ako, pag meron akong gustong sabihin sa kanya, na alam kong ano, sinasabi ko sa kanya eh. Kasi naman ngayon, pag meron siyang gusto sabihin sa akin, sinasabi niya rin sa akin, wala kang depensa, sinong binabantayan mo? Ryan Reyes, Larry Ponasian, nakailang points na yan. Wala kang depensa. Ginagan, pero kaya nag-challenge din ako sa kanya. Ano yung challenge mo? Depensa o score ka na lang din sa kabila? Hindi, siyempre, ano din, di ba? Parang sinasabihin niya rin ako nun para matauhan din na. Tama. Pero, ay, narandaman ko talaga yun, nung magda-traffic na, nung kinuusap ako nila na parang sino bang gusto mong i-pick? Apo! Tsa, tinanong pala! Ito ba yung Gilas drop? Oh, yung kina JB. Ah, yung kina JB. Ang ganda, Cobin, datingan ha! Ano ba? Ano bang tingin mo? Hindi naman niya tinanong na ako yung susundan, pero may suggestion ka, Suggestion na, kung Polly or JB Casio, sinong pipiliin mo, di ba? Ito na, di sabi ko, coach ka ako, kung JB Casio ka ako, kailangan natin talaga matibay na point guard ka ako eh. Kasi si paring Celino ako, medyo pa-retired na. Matanda. Nandun na yung ano niya lang, kaya ganun. Tapos si, yun, nakuha nga namin si Rudy Lingganay, pero siyempre, hindi ganun din ka ano, si Rudy. JB. JB Casio, matibay na point guard. Pwede rin naman tayo kay Paul Lee, kasi ano yan eh. Scorer, tsaka pwede rin mag-point guard. Pero ang totoo, sabi ko, kay JB na tayo coach, kasi alam ko, si Paul Lee kapwestuhan ko. Sabi na, hinihintay ko lang kung aaminin eh. Huwag na si John. Kukunan pa ako ng tira ni Polly. Si Polly, sa isip ko, si Polly, oposisyon ako to, 2-2 eh. Sa score pa to, kukuha pa ng bola to eh. Sabi ko, kay JB ako. Coach, ako tapos, ito yung ano ko, suggestion. Diba? Inamin mo, o sa'yo lang yun? Hindi, sa akin lang yun. Hindi ko sinabi sa kanya na... Alam, sinabi mo yun. Hindi, pero si Polly din kasi noon, iba eh. Tapos, totoo ba yun yung pumunta si Polly sa practice nyo? Oo, pumunta nga isang araw, one time. Tsaka, pwede na talaga? Oo, pwede na, oo. Kaya, parang, di ko ma-remember, pero alam ko pumunta, ako wala ako noon eh. Siguro, wala ka noon. Kaya siya, naman doon. Oh, pero, so, sinuggest mo si JB. So, hindi natin alam kung sinunod ka or talagang yun ba yung pick nila. Pero at least, di ba, may suggestion ka. And tama ka dun, kuya. Pag tinanong ka kasi, parang may dating na importante sa inyo yung tingin ko. So, kumpiyansa yun. Tama. Na, kumbaga, ako yung franchise player dito, dapat dumadaan sa akin yung mga desisyon. So, nung na-pick na si JV, sinuwerte pa kayo kay Lassiter? Sinuwerte pa kami kay Marcio. Kasi dapat si third data, dapat third siya, sabi ni Coach Bo eh. Umabot sa inyo si Lassiter. So ito, nabubuo na. Gary David, Marcio, Anthony, sino ba ito si Anthony? Doug Kramer. Ano pangalan ni Anthony? Nakakalimutan. Sean Anthony. Puta. Sean Anthony, Doug Kramer, ikaw, Marcio, JV, Will Antonio, Alex Crisano. So ano na? Dukol, 'di ba? Nandoon ba si James Martinez? Nandoon na, tsaka si Celino, si Lingganay. So, kumusta yung ano na 'yon, yung run na 'yon? Anong diretso na natin, kuya. Kumusta yung BMEG Powerade? Ano nangyari noon? Hindi mo na ba talaga naiintindihan ano nangyayari noon? Ayun kasi na, bro, yung game kasi na yun noon, yung conference pa lang na yun na binuo kami. Binigyan na kami ng salita ni Coach Bo, no? Kinausap kami buong team. Yeah. Sabi niya sa amin, itong conference na to, sabi niya, walang pressure sa atin. Walang pressure. Basta at kayo, maglaro lang,
binuo namin ng team na to, hindi pa kami ngayon naghahanap ng result, sabi niya. Tama. Hindi pa kami naghahanap ng result. Kung manalo tayo, thank you, sabi niya. Tapos yun, ang tatargetin natin, next conference, tsaka last conference, na may mga import, kukuha tayo ng malakas na import. Ayun yung sabi sa amin, basta nating tulos kami maglaro. Talagang enjoy lang, enjoy. Tapos yun, bro, ang nagbigay talaga sa amin dyan, yung motivation ni Boss JB. Ano ang motivation? Magtanong ka na lang kung ano yung motivation. Alam na kung ano yung motivation. Si Coach Ricky nga, pumunta ng ensayo, may bagong kotse. Every win, bro. Every win. Every win. Elimination to? Oh, elimination. Kung ilan yung lamang, ngayon na yung times mo. Diba? Parang pag tinambakan ninyo. Ba? Times? As in times 10, times 15? Oh, times yun. Ayun yung ano. Kaya naman pala nagli-layup. Hindi pala nagli-layup yun. Mga kaibigan, nagbibilang pala yun. Nagbibilang pala yun. Ayun yung oh. Buong conference to. Buong conference yun. Hindi mo naman sasabihin mukha kami pera, pero bro. Hindi, ganun talaga. Ganun talaga. ganun talaga. Sa paglaro ka lang. Ayun, nung time na yun, nung medyo siguro ang panalo lang nga namin noon, hindi ako nagkakamali, 6 lang isa elimination. Bali, ang mangyayari noon, bro, ang 8th place. Anong pa kami noon? Number 9. Knockout. May number 8 pa noon. Sabi, ang kaya lang, ang naging sistema, kapag tinalo namin tong team na to at matalo sila, pasok kami sa number 8. Pero pag nanalo sila at nanalo kami, out kami. Okay. Saktong-sakto, nung matalo kami, manalo kami, sila na hinihintay namin. Pinatalo sila. Sakto kami pa. Sa number 8. Diba? Doon pa lang, pa, bro, entering pa lang quarterfinals. Nakatapal na dito yung ano namin. No? Tuwan-tuwa na kami. Ngayon, siyempre, entering quarterfinals, bago kami pumasok doon sa laro ng BMEG, ganda ng motivation namin. Nagsalda si Boss JB, nagsalda si Coach Bo. Wala pa rin. Sabi niya, matalo tayo ngayon, okay na tayo. Nating tulos. Pasok tayo sa quarterfinals. Kumbaga, yung goal natin, biglang nating expectation, tumaas. Sabi niya, biglang eto na, game one. Wala kami nga talaga. Laro kami ng laro. Kumbaga parang ako, di ako nagmimintis. Ang ganda-ganda ng pakiramdam ko. Lahat kami, maganda yung pakiramdam. Ang kagandahan lang kasi ng team na yung bro, alam mo. Parang ibinigay nila sa akin lahat yung responsibility. Na talagang yung tiwala nila, yung respeto nila sa akin, binigay nila, JB Casio bro, kahit saan ako, hanapin ako, papasahan ako, titira na lang ako. Magmintis ako, re-rebound Doug Kramer, hanapin pa rin ako, bibigyan pa rin ako ng screen. Tama. Diba? Nakakaya naman, kung hindi mo susuklayan yung mga ganun na, no? Bro, Coach Bo Pirasol, do-draw ng play na ganun. Biglang, sige, go. Bigla niya akong hatakin. Sabi ni Coach Bo sa akin, gari, kunin mong bola, discarte yan mo na. Kunyari, ilang pala yung play mo. Sarap pa. Talagang, iba yung kaya ko nakapaglaro ng ano talaga noon, talagang binigay niya yung kumpiyansa at tiwala ng mga teammate ko. Kaya nung laro ng BMEG na yun talaga, ganda ng pakiramdam ko, ganda ng gising ko, ganda ng ano. Tapos noon, nung naglalaro na, nung game 1, wala. Halos, hindi kami nagmimintis lahat. Ako, si Marcio, JB, si Lino Cruz. Talagang, ano kami, lagi kami 3 points. Sabi nga ni Mico Aliri, di ba? They live and die. 3 points, ha? Here's Casio for 3! An interception! Carry the bid! Yes, sir! Carry for 3! Yes, sir! Carry the bid with 29. Carry the bid with 32! Carry wide open! Pero yung nagli-layup na yung kamay mo noon, ano na yun? Kumbaga, lumulutang ka na lang noon. Game 1 pa lang, bro. Random po na kaya nga, ito. Yung gumaganong-ganong ka na. Game 1 pa lang yun. Parang ano, ngayon, nung game 2, siyempre, nung game 2, medyo, alam mo naman si Coach Timcon, talagang i-scout ka na, mag-adjust sila sa'yo. Yun, binigay niya sa akin bantay ng unang ano, si Pingris. Medyo malaki, di ba? Yung naalala ko, first hanggang second quarter, medyo struggle ako nung kasi Pingris yung nagbabantay sa akin. Tapos, 8 points pa lang ata ako, 7 points. Biglang, parang nag-spark ako. Biglang nagkaroon ng away. Si Lino Cruz kasi, ano ko yun eh. Kabady-body ko eh. Kumpari ko eh. Tapos nung biglang nag-init yung ulo niya kay Josh, Bang Landing ha? Ay, Josh. Orbistondo. Ngayon, tinanong ko siya. Sabi niya, pare, sabi niya, ba't ka
ba't ka ano, anong ginawa sa'yo, ba't ka nagalit? Sabi niya, eh minura ako, sinabi niya, ganto ako, sinabi niya, pokpok ako. Parang hindi naman ano. Ngayon, hindi, siyempre nakikita ko nagalit, sinugod ko na rin si Diyos. Ba't mo sasabihin yun, ba't ka ano, gawo? Wala kang respeto, sabi yung ganun. Veterano yun, ikaw, rookie ka ba lang, o baguhan ka ba lang, wala kang respeto, sabi yung ganun, yun. Parang ayun yung naging ano, ngayon, nung time niyo, kinausap kami ni Coach Bo, parang sabi niya, eto na yung time, sabi niya, pakita niyo na yung ano niyo, ganyan. Kumbaga, parang bigla niyo na kami chinalin, sabi niya. Tinalo na natin sila ng game one, kaya natin talunin ng ano to, pakita niyo na, gano'n. Yun, ayun yung parang nag-spark kami noon sa game one. Kaya second half. Oo, ngayon yung time na yun, doon na talagang lahat ng tira ko, di ako mga paniwala. But pasok, tapos ang ganda ng pakiramdam, ang ganda ng tira ko, kumbaga. Nung una, ganito lang tingin ko eh. Sabi ko, gumano lang ako eh. Di ba? May video na napansin, parang pagka 3-point ko, gumano lang ako. Oh, gumano lang ako. Ngayon, nung susunod na 3-point, eh na, binuko ko na. Bakit? Bakit? Kaya, yun talaga one of the most iconic celebrations in PBA history talaga yun. Tsaka first time mo talaga ginawa yun, bumbuhay mo, yung ganun. First time kong ginawa yun kasi na-challenge din ako sa mga, ano, sa fans. Parang binubuo ko, ganyan. Parang wala ka, wala. Ganun. Kaya nakita mo, ginaganon ko yung mga fans. Ano kayo ngayon? Ginaganon ko. Tapos noon, yun nga, isa pang nagpano, nung, di ba, tinalo na nga namin yung bibig ng game one. Ayaw pa rin nilang maniwala, bro, na kaya namin silang talunin. So, game two. No chance in hell daw, ha? Parang ganun. Tinalo mo na nga, tinalo mo na nga ng game one, di ka pa rin bibigyan ng chance ng ano, talunin, di ba? Kaya nakuha ulit yung game two. Kaya kinuha namin uli game. Talagang pinilit namin. Best of ano yun, kuya? Oh. Best of ano yun? Best of ilan? So, ano lang, twice to beat. Ah, twice to beat kasi 8-1. Oh, tama, twice to beat sila kasi 8-1. Eh. So, both games yung naglilayab? Oh, both game. Yung game 1, talagang umiscore ako ng 39 nata, di ba? 42. 37 nata, 37. Tapos game 2. Game 2, 35. Talagang dun na talaga yung naglilayab na talaga na. No, 35? Na, no. Tapos first half, 8 points lang? Oo, ganun. Kaya tapos overtime pa tayo game 1, di ba? Overtime pa, bro, pero alam mo hindi ko masasabi na ako nagpanalo ng game na 'yon. Masabi mo nang ako nagpanalo, pero binibigay ko yung credit na 'yon kay Marcio Lasiter. Yung steal yata yun, steal. Hindi, yung ano, yung kasi bro, di ko na kaya, pinupulikat na ako. Parang nagka-cramps na yung dalawa kong hita, tapos di na ako makatakbo, di na ako makatalon. Nagpalabas ako kay Coach Bo. Kumbaga, coach ka ako, pinupulikat na ako. Siyempre, bilang player, pinupulikat ka, di mo kailangan isugal na yung 2 points or ano, kailangan depensa. Nilabas ako ni Coach Bo, sige, sabi niya ganun. Alam mo yung credit nung kay Marcio, bro, yung biglang, nung nalabas ako, biglang nakakahabol yung ano, B-Make, 2 points na lang. 2 points na lang. Alam mo yung tira ni Marcio na parang James Harden na dribble-dribble sa may 3 point, biglang tinirahan niya si James. Pasok. Ayun yung talagang ano, doon, turning point icing. Talaga na. No? Icing. Kumbaga, kung wala ka na nga eh, pero gumawa pa si Marcio. Kasi kung ang isip ko naman, kung pipilitin ko, talagang di na kaya ng legs ko eh, parang umakit na eh. Siyempre, ang tiwala ng mga teammate ko sa akin, baka bigay nila yung bola sa akin, biglang ano, may stilo, no? Kumbaga, binigay ko na yung ano talaga, yung tiwala ko rin sa kanila na kaya nila. Puta, step up naman si Marcio. Tsaka ano yun? Rookie Marcio yun, ha? Oh, super. Pero mama naman ni si Marcio nung di naman rookie yun. Mama, ay, mama na, puta, magaling na talaga yung dati. Oh, sila dalawa ni JB kasi, di ba? Mama. Experience nila sa Gilas eh. Mm, tsaka si Marcio two-way player eh, depensa din. Depensa, opensa, yung maganda kay Marcio. Oh, maganda. Oh, so, so yung run na yon, tumuloy-tuloy yun hanggang finals eh. Natalo lang, di ba? Oh, na afternoon kalaban namin Rain or Shine. Inorshine. Ganda na naman. Polly. Polly na naman. Polly JP Casio. Yung number one, number two. Tama. Tinalo namin sila. Oo, talo. Sa game 7, tinalo namin. Tama. So, after Rain or... So, B-Meg, Rain or Shine. Sino yung pangatlo? Ay, yung finals na. Finals na, Token Tech. Finals na, Token Tech. So. Token Tech Powerade. Dito, Coach Chot to, no? Coach Chot na to, di ba? Coach Chot. Oh. Dito, game 5, di ba? 4-1 ba? Game 5. Oh, 4-1. Natalo kami ng 3-0 kami agad doon eh. 3-0 sila. Tapos na nanalo kami ng game 4. Ayun yung awarding eh, game 4 eh. Tapos noon, yun, game 5, ubos. Pero ito yung lalo na pagpasok siguro ng finals na yun. Hindi naman sa okay na kayo ah, pero ang layo na nang narating ninyo. Oo, grabe yun. Kumbaga, tapos kalaban nyo pa dito,
Takay na powerhouse naman yung time na yun yung Token Dex. Token Dex, so powerhouse eh. So kahit papaano, alam mo nang medyo mahihirapan. Lalaban tayo, mahirap, pero puta, from okay lang kahit di tayo manalo ngayon hanggang finals, di ba? Hindi, ano yun? Ang dami mong nauwi nun. Para na kami champion, bro. Entering pa lang. Entering pa lang. Asipin mo, entering quarters, entering semis, entering finals. Entering finals, bro. Hindi akakalain ni Boss JB yun. Hindi akakalain ni Boss yun. Nagulat si Boss. Kaya tabi na tayo power dun, naubos eh. Kaya pala, sa isang season, naubos. Mali kasi po, mali yung ano, motivation ni Boss eh. So, tapos kuya, hindi, pero sobrang bait kasi ni Boss JB. Sobrang bait. Hi, Boss. Boss. O, tapos kuya, ito na. Ano ka na nito? Household name ka na nito? Kumbaga, nahanay ka na ngayon sa James Yap, Mark Kagiwa, di ba? Hanay ka na ngayon, Jeff Chan, Paul Lee, Larry Fonasher, Mark Pingris, Rani Deli, mga ganyan. After mo ng Powerade, saan ka na na-trade nun? After ko na, di ba, ayun yung time na rin eh. Ayun yung time na binili nung Gilas, yung ano. Hindi, sino yung nung, pumili nun? Nung Powerade na ako, binenta yung Powerade, di ba? Binili ng San Miguel. San Miguel. Binigay sa Global Port. Global Port, oo. Mm-hmm. So, nag-Global Port ka pa how many years? Nag-Global Port ako mga 2 conference. 2 conferences lang. Pero kuya, Gilas, kailan ka nag-Gilas? Kailan, anong team ka? Powerade. Ah, Powerade pa. After ah, so talaga. Oh, after nung games, nung nagliyab yung kamay. Doon na, dire-diretso. Mga ilang weeks lang, di ba? Bakasyon, pahinga. Biglang tumawag sa akin si, ano, si Boss Boots Antonio. Sabi niya, binubuo na namin yung lineup ng Gilas, sabi niya, and isa ka sa napili, sabi sa akin, congratulations, sabi niya. Pero, merong lahat ng napipili namin, meron kami pinapipirma na commitment letter, sabi niya. Sabi ko sa kanya, boss, ano man yung letter na yun, akin na, dali mo na, pipirma ko lang ako. Wala lang, hindi ko na babasahin. nakita na kami agad sa may E. Rodriguez sa may pancakes. Tapos yun, pinirma ko na agad. Wala nang basa-basa yun, Gilas yun. Wala na, oh, Gilas. Pero, tanong ko muna sa iyo, kuya, paano nagbago buhay mo simula nung nagliliyab kamay? Paano nagbago? Iba, no? Yun talaga. Turnaround talaga. Ayun yung talagang masasabi kong break ng career ko tsaka yung ano ko talaga. Kahit saan man ako magpunta noon talaga. Hanggang ngayon. Oo, yun na. Basta pag may nagpa-picture, ganyan eh. Sabi na, idol, mga ganyan, oh. Nagbigay ng pangalan sa akin talaga na, meron naman ng, kilala naman ako ng bilang scorer. Pero nung sa Powerade na yun, iba yun. So, Gilas. Ito, Gilas, punta ka. Ito, medyo masikip. Aminin na naman natin, masikip sa Gilas. Ano yung Philippine team yan eh, di ba? Lahat na magagaling nandyan. So, we all know yung struggles mo sa Gilas. We all know. Pero kuya, alam ko din na nakakataba ng puso yung suporta ng Pinoy. Lalo na nung mga times na hindi ka masyado nagagamit. Pero kada pinapasok ka ng fourth, alala ko yun eh. Talagang, di ba? Talagang, nandun talaga yung ano eh, yung wave eh. Yung wave ng Gary David. There was a time, isa ka sa mga pinaka sikat talaga na player sa PBA, di ba? What was that Gilas experience like na kahit sabihin mong medyo hindi naman naging, hindi nakita yung Gary David na talagang sabihin mong super scorer, kumusta yung experiences mo sa Gilas? Hindi kasi bro, ito yung masasabi ko lang yung Gilas player na binuni ko shot nun sa amin. Lahat kami alam namin yung roles namin. Oo, tama. Alam namin kung ano yung kahalagahan ng bawat isa. Kasi bro, pagka RP team ka, pagka national player ka, hindi mo na minsan iisipin yung kung makakailang score ka, makakailang points ka, makakano. Ang importante yung makakontribute ka. Kasi ang bilis ng laro, 10 minutes. Ang bilis ng laro, talagang ganun ngayon. Ang binigay sa amin ni Coach na ganun, na walang basta, papasok kita, mag-build ka, ganun. Kaya lang, ang nangyari naman sa akin nun, nung game nun sa MOA, parang medyo ano na,
yung hindi ko nakayanan na yung pressure noon na every time na mabasa ko sa dyaryo, parang ano, yung talagang ako yung ini-expect, ako yung ano, titira pa lang ako, sisigaw na, biglang mintes, di ba? Alam mo yung medyo hindi ko na-handle yung medyo pressure na yun. Pero yung suporta ng Pinoy, yung suporta ng teammates ko, hindi nawala. Kaya kahit pa paano, nung mga pa last minute ng mga games noon. Shoot ka pa din eh. Shoot ka pa din eh. Bumalik yung kumpiyansa ko sa ano ko. Kaya tingko lang ako kay Jimmy, kay roommate ko yun, si Jimmy Halapag na everyday na ano, lagi niyang kinakausap. Sasabihin niya sa akin, alalahanin mo, everyday, after ng practice, nag-shooting ka. Everyday, every single day, every minute, sabi niya, nag-shooting ka. Kaya pagka nalibre ka sa court na ano, tumira ka lang, mentis, ano yan, okay kami sa'yo. Parang ganun yung naano sa akin ni Coach Jimmy nun. Kaya di nawala sa akin yun, yung tingkol ako sa suporta nila. Tsaka grabe na yung pangalan mo nun. Respeto na yun. Like, oh, kumbaga, ano ka na nun eh, household name ka na nun, Gary David ka na nun. So, obviously, Gilas was, kumbaga, once in a lifetime experience yun. Tsaka nandun ka nung Korea, di ba? Nandun ako, kaya nakapag-world ka kami nun, di ba? Nasarap! Kahit sabi, nasarap ng Korea nun, brother! Unang punta ko sa Europe, Lithuania, bro, training namin, di ako makapaniwala. O, sabi ko, dahil sa basketball, napupuntahan ko itong mga country na Europe. Oh, dati Bataan? France. Dati nasa Bataan lang ako, naglalaro lang ako. Dati Bataan, dati nakasumasakay lang ng kalabaw, bigla sumakay na ng aeroplano. isa ka daw sa mga pinaka, kumbaga pinaka masayahin sa team. Ikaw naman talaga, ano kay, palabiru kay. Alam kong isa ka dun sa mga pinaka sinulit mo talaga yung experience sa Gilas. Mm-hmm. It's more than just on the court eh. Yung off the court talagang experience yun eh. Grabe yun. Kahit sa mga pakwento doon, kapag kaming dalawa na ni paring Ranidel nag-tandem, ewan ko na lang. Larry po na siya nga, bro. Hindi nga tumatawa, napapatawa namin eh. si Kuya Larry, hindi tumatawa eh. Hindi tumatawa, bro. Seryoso yun. Pero sa amin, bumurahin na lang kami agad yun eh. De, pero alam ko. Talaga ano, kumbaga alam kong ikaw yung isa sa mga pinakamasayahin sa Gilas, tsaka yung vibe mo nga, tsaka kay Kuya Ranidel talagang nagtatawanan kayo, enjoy ninyo yung ano. Pero alam ko din pag game time na, talaga seryoso kayong dalawa. Sure. Kaya talagang ano, feeling ko yung mga hindi nakakaintindi ng basketball, sila yung nagre-react dun sa struggles. Pero pag nakakaintindi ka, alam na talagang iba yung naging role mo sa Gilas. Iba-iba. So, Gilas legend. Kasama ka kay na Jimmy, kay na Jason. Eh. So, after nung Gilas, kuya, ito na yung ano? After diba? Na power rib ko, di ba, binili ng Global Port. Global Port. Two conferences. Siyempre, nasa Gilas na ako. Yung Gilas naman, hawak naman ni MVP. Boss Manny, si MVP. Na-trade ako sa Meralco. Na-trade ako sa Meralco nung kay Coach Alan Gregorio. Coach Alan. Ryan. Coach Ryan. Coach Ryan. Ryan. Coach Ryan. Oh, magkapatid. Magkapatid. Ilang years ka sa Meralco noon, kuya? Ano ko doon? Tagal three, din. 3 years na ata ako sa Meralco. 3 years. Tagal din, no? Gives it to David in the post. Kanina pa nila sinusubukan yan. David spins, shoots, and scores! And hindi naman nalalayo score ng Meralco Bolts, pero magagawa ng parang. Masyadong maliliit yung mga kasama niya. And Gary David. Ang ganda ng pinakita nito sa NCAA. Gary with a school play-up. Hindi na reset na shot clock. Nasa Meralco na ang bola. Napanood mo yung mga first few games nila. They go from zone. They go from a full court press to a half. Tiponso. Gary puts it on the deck. Atake, sinalubong ni Asi. He manages to sneak it through. And look how patient. Kailan mo na-feel na paano na? Pa-twilight na? Yung medyo, syempre, napapagod ka na, hindi na katulad nun dati, ganun. Kailan, anong team ka nun? Yung time na yun na nasa Meralco ako kay Coach Ryan, yun yung time na yun na nagpapanalo kami, pero hindi ganun masyadong ano. Tapos nun, napalitan siya ni Coach Norman Black. Yun, syempre, iba-ibang sistema. Kaya alam mo bro, nung nawala na ako sa nung hindi na yung coach ko si Coach Bo, naalala ko yung sinabi niya nung una na nagalit pa ako kay Coach Bo noon eh. Alam mo yung sabi ni Coach Bo noon, kasi nung time na yun nung nag-struggle kami nung sa Coca-Cola o Powerade data nung wala pa sina JB, ah yeah, parang minsan
dahil nga minsan nag-aano kami ni Coach Bo, hindi naman kami nag-aaway or parang medyo kulang kami sa ano. Parang sinabi ko nun, kung kailangan mo i-trade Coach, i-trade mo na ako, okay lang. Sabi ko nun sa kanya. Ngayon, sabi sa akin ni Coach Bo, Gary, alam mo, sabi niya, pag tin-trade kita at napunta ka sa ibang coach, ang mga ginagawa mong yan, sabi niya, hindi mo na magagawa. Sabi niya sa akin. Siyempre, parang, ano ba, iisip ko nun, ano ba naman si Coach? Parang walang tiwala na gano'n sa akin na hindi ko magagawa yung gano'n. Nung napunta na ako sa mga ibang coaches nun, yung ko na-realize nga, tama nga siya. Ito, daddy mo yun eh. Oo, parang misan bigla na akong naipapaisip kasi dati sa Powerade, talagang kahit anong gawin ko, kahit anong ano, di ba? Biglang biruin mo yun na do-draw ng play, sasabihin. Ganyan, biglang attacking ka. Sarap. Pwede mo pula, discard yan mo na. Iba, biglang ito ngayon sistema, no? Oo, biglang ngayon, yung kay Coach Ryan. Pero okay naman din kay Coach Ryan kasi kay Coach Ryan, naging ano pa rin naman ako noon, naging scoring champion pa naman ako noon. Tama. Tapos na, nung nawala si Coach Ryan, yun, si Coach Norman na, ayun na, medyo iba na yung sistema. Sistema si Coach. Sistema. More on ano si Coach Norman noon, more on big man. Defense. Ah, defense. Saka yung system na ano. Tapos iba yung style na siyempre dahil Amerikano, di ba? Doon na medyo nag-start ng ano. Alam mo Mike, siguro na nababasa nyo rin yung ano nun, yung sabi niya, nagkaroon kami ng problema ni Coach Norman, di ba? Ito yung take, gusto ko nang i-take tong opportunity na, na i-sabihin, ipaliwanag yung sa side ko about nung nangyari. Tsaka gusto ko rin mag-sorry kay Coach Norman dun sa nangyari na yun, tsaka kay Coach, ay kay Sir Paolo Trillo, nung yung time na yun na nandun ako sa Meralco, na ang nangyari nun, kasi masakit sa akin din eh, masakit din sa akin, di ba? Itong mga past few months or past few weeks, naglabasan yung mga video ko na naglilib yung kamay, di ba? Garda, binasa na. Pero pag babasahin ko yung comment, parang medyo nalulungkot ako dahil meron dun na, ay, attitude naman yan eh. Sumasagot sa coach yan, inaaway niya, kaya natanggal sa Meralco yan, inaaway si Norman Black, inaaway, ganyan. Parang sa sarili ko, Mike, hindi ako ganun eh. Hindi ako ganun na aawayin ko yung coach or kahit saan mo tanong, kahit kailan mo tanong sa mga teammates or utility kung paano ako nakisama sa kanila na lahat ng ano pakikisama. Siguro, ang kasing ano ko lang, yung bang ang tawag doon, yung ako kasi yung tao na kung ano yung nakikita ko, kung ano yung nararamdaman ko, sasabihin ko at ipapakita ko para makita mo na kasi competitive ako eh. Kumbaga gusto ko. Kaya ganun yung relasyon namin ni Coach Bo. Tapos naiintindihan niya ako at naiintindihan ko din siya. Kaya lang, si Coach Norman, siyempre, Amerikano. English. Medyo meron kami konting ano, hindi kami nagkakaintindihan. And ayun yung one time na parang yun nga, yung playing time ko medyo nalilest na. Yeah. Alam mo naman ding mali yung ginawa ko, yung pagsagot ko sa kanya na pagsagot ko sa kanya tapos na, pero hindi niya rin naintindihan dahil nga siguro sabi ko nga iba yung ano. Yun nga, kaya siguro ayan. Alam ko mali ako kaya ngayon itong tinitake ko na itong opportunity na nagsusorry ako sa kanila sa kanila ni Boss Paolo Trillo. Ayun yung time na ano Mike, kaya parang nag-top town kami sa hindi ko alam kung CDO ano, maganda yung nilalaro ko first quarter, second quarter. Tapos end of third quarter, di niya na ako ginamit. Yung third quarter, di niya na ako ginamit. Tapos tambak na kami, ginamit niya ako ng fourth quarter sa doon sa laro. Biglang umiscore ako, tapos maganda yung laro ko. Nung mga time na yon, bigla ako na-sprain. Na-sprain ako. Siyempre, out of town, na-sprain ako. Uwi kami. Medyo may sprain pa ako. Tapos in the following days, magkakaroon kami ng laro. Okay. Siyempre, i-sprain ako nun. Hindi ko masyadong maano yung pa ako. Ngayon, sabi ko doon sa PT, tsaka kay Coach Norman, sabi ko, okay naman pa ako, kaya namang ilaro, sabi ko. Nung first half, ginamit niya ako, parang wala, nararamdam ko masakit. Hindi ako makadepensa, iniiwan ako ni Gabo, ni Lanete, kalaban namin nun, NLEX eh. Tapos nun, yung time na yun, parang nung ginagamit ako, hindi gumagaloy pa ako, hindi ko nadidepensa, nilabas niya ako. Tapos last minute, siyempre, tambak na kami. Tapos nung fourth quarter, uhugutin niya ako. Siyempre, sabi ko naman doon sa PT, sabi mo, okay na, hindi na nimpa ako, medyo masakit na.
hindi niya pala nasabi. Ngayon, nung uugutin ako ni Coach Norman, sinabi ko sa kanya, Coach, sabi ko, yung pa ako, masakit na. Oo. Eh, na-misinterpret ni Coach Norman. Parang ayoko daw maglaro, ayoko daw maglaro. Ayun. Ayun yung time. Ngayon, nung nag-text siya sa akin, medyo galit siya. Eh, yung time na yun, medyo siyempre frustrated din ako. Na, medyo nagkaroon kang nasabi sa kanya. Tapos pinicturean ko yung pa ako, namamaga, sinend ko, parang na-open sila. Yun, ayun yung reason. About dun sa ano namin ni Coach Norman. On that time na yun, ginawa nila ako, ano, parang nilagay na ako nila sa suspended, tapos unrestricted free agent. Unrestricted free agent. Yeah. Kasalanan nung ano, PT. Hindi naman, hindi naman. Hindi naman, guys. Joke lang naman yan. Hindi naman sinasabi kasalanan, PT, bro. Pero siyempre, on the game na situation, siyempre marami ka rin makakalimutan. Oo naman. De, pero I think ito yung player lang din makakaintindi. Kasi or yung mga talagang kumbaga malawak yung pag-iisip. Na siyempre yung emotions papatong-patong yan, eh, di ba? Oo. Unang-una Gary David siya, aminin man natin, di ba? Gary David. Tapos medyo na hihina na yung minutes. Siyempre, tapos kuya, pag maganda pa yung laro mo, tapos na-injure ka, sobrang frustrating yun. Oh. Maganda na 'yung nilalaro ko, bigla ako na injure, 'di ba? Oh. So siguro nagpatong-patong, so naging emotional siguro. Pag emotional ka naman, may mga masasabi ka naman talaga na hindi mo naman minimin, 'di ba? So ito 'yung ano din, kumbaga it shows din na tinatanggap mo na may mga ganong pangyayari talaga minsan . I'm sure si Coach Norman din naman ngayon, ano na rin 'yun. Kumbaga water under the bridge na 'yun, wala na 'yun, 'di ba? Maganda rin. Pero naiintindihan ko 'yung sinasabi mo, kuya, kasi siyempre may mga taong imbis na 'yung magagandang yung memories mo, yung naaalala nila, yun pa yung i-bring up nila, di ba? Hey, so ano naman? Hindi mo mawawala sa kanya, kaya alam, medyo minsan masakit lang. Nakakalungkot. Nakakalungkot lang. Kasi hindi naman ako nung naglalaro ko, hindi naman ako ganun talaga. Attitude ka mo. Ano? Pinakaano ko sa paglaro ng basketball nung bro, yung discipline ko nun, tsaka yung attitude ko. Kahit sinong ano dyan, talagang pinakikisamahan ko lang na ano. Ayun, naging puhunan ko talaga. Sabi ko nga. Tsaka kita-kita, kuya, kasi sa tagal natin nagkikwentuhan, parang wala namang level of basketball na naging nagka-problema ka ng ganyan. Di ba? Nakikinig ka nga lang sa lahat ng mga binibigay sa'yo, tapos tumutuloy-tuloy ka lang. Di ba? So it shows na talagang iba pa din yung experiences mo with that. And then, after that whole scenario with situation with Meralco, San Miguel na. Hindi pa rin. San Miguel na. Ngayon yung time na, ano, di ba, parang free agent ka for how many conferences? Hindi, ano lang 'yun, weeks lang 'yun kasi mag-apain pa ako noon, nag-enjoy muna ako sa guesting noon. pumunta ako sa Tarlac doon sa kaibigan ko doon, ini-invite niya ako, tapos siyempre alam mo na guesting. Siyempre, malaki bigay niyan. Alam ni na Marky 'yan, alam ni Bandaya 'yan. Ni Mark Andaya. Hindi siya ligan labas noon. Parang ano lang yun. Piyesta. Ganun. Piyesta. Oh, exhibition. Yun, biglang last minute. Biglang may tumawag sa akin. Sabi niya ganun. Oh, kumusta na injury mo? Sabi sa akin. Okay naman. Ganyan. Okay naman. Buta tumawag. Ano? Si Al Francis Chua. Anak lang po. Talaman. Al Francis Chua palang tumawag. Boss Al! Tapos nung sabi niya, pagaling mo na yung kami pa mo. Sabi niya, punta ka na San Miguel. At tumulong pala sa... Siyempre, yung mga kaibigan din natin yung tumulong, no? Yung bumulong. No? Binulong ako ng boss, kunin mo siya, no? Ganyan. Kasi kung pag-guesting, pwede pa naman maglaro, eh. Kaya pa, eh. San Miguel. Tsaka pag sinabi ni Boss Al, kumanan ka, huwag kang kakaliwa, ha? Pag sinabi ni Boss Al, kumanang ka. So, kuya, nung nag-San Miguel ka, naalala ko pa to, nakashoot, unang pasok mo pa nga, nakashoot ka na kagad, di ba? Reverse, favorite. Answering the call from the fans. Stretching pa nga dito si El Granada. Ayun na! The first basket of Gary David. Kumusta yung ano man nun? Ilang years ka sa San Miguel? Ano lang ako sa San Miguel, 2 conference pare, tinapos lang yung kontrata ko sa Meralco. Last mo ba yung San Miguel, kuya? Hindi, nangyari kasi sa akin San Miguel, nung patapos na ako yung kontrata ko, bigla akong na-injured sa tuhod. Okay. Kaya siyempre, sabi ko,
yun, medyo na-cut ako dahil nga injuring tuhod ko. Hindi na ako na nakakapag-try out nun. O hindi na ako nag-try sa iba. Biglang tumawag naman sa akin yung ano nun, Mahindra. Mm. Kaya lang, sa, yung Mahindra nun, sabi ko nga, may parang medyo mahina pa yung tuhod ko kako. Hindi pa kayang i-ano. Hindi, sige, titingnan natin, try natin ipalakasin. Hanggang nung maglaro ko, bigla akong na-re-injured. Yun, naisipan ng Mahindra, pinaopera namin. Okay. Tapos yung last time na, last minute nung nakakapaglaro na ako, siyempre, galing injury. Tapos medyo may edad na, di ba? Mm-hmm. Hindi na ako makaalos, makasabay sa mga bata o ano. Hanggang matapos yung kontrata ko sa Mahindra, nag-decide na ako na magpahinga na dito sa Bataan. Nagpapahinga na ako dito sa Bataan. Ito na. mga kaibigan na niya. Oo, dito na ako sa mga kaibigan. Iba na yung ano naman. Dito, balik na naman sa Bataan. Nagugoyo na siya. Oo. Ayan, biglang imbis na tapos na ako sana maglaro. tinawag na. Biglang nagbuo ng PBL. Ayan, no? Dito ako. Oh, napalaro. Napalaro. Siyempre, mga kababata mo siguro, uy, pwede pa. Laro, MPBL. Hindi, ang iniisip ko lang naman nun. Kasi, di ba, sabi ko nga, naglaro ko ng Intertown, di ba? Oo, tama. Dito ako sa bayan namin, dinalupihan. Kumbaga, yung sa Intertown namin, nung ko na-experience lahat, Mike, eh. Kasi nung dito kami, nung nasa Intertown kami dito sa dinalupihan, iba yung support na binibigay ng mayor namin dati dito. Tama. Yung allowance, yung uniforme, yung pasapatos, yung pabag, talaga para kami mga players talaga dito. Dito ko na-experience na kung gaano kasarap maglaro ng basketball. Yeah. Naglalaro ka na ng gusto mo, binabayaran ka pa. Siguro, sentimental din sa'yo na sinimulan mo dyan, tinapos mo dyan. Mm-hmm. That's sabi diba? Ko. So, sige, ako, tatapusin ko. Nagsimula naman ako sa Bataan. Sige, ako, pinagbigyan ko dahil kaibigan ko rin naman yung unang naging team owner. Pinagbigyan ko siya, naglaro ako kahit magkano ni sweldo noon yung unang conference ng MPBL, di ba? Hindi na mag di pa ganoon kalaki yan yon. Di pa. Di at hindi ata totoo yung chismis. Yung chismis kasi parang sobrang pang-PBA yung sweldo eh. Di totoo yun na kaya daw ako naglaro ng MPBL. Oh, sobrang laki daw, di ba? Ano lang talaga, mahal ko lang yung bayan ko, yung Bataan, yung paibigan ko. Tama. Oh, tapos noon, edi nagpalit ng management. Eh, yung management, eh, gusto pa rin ako. O, sige nga ako, pipirman ko yan. Yan, medyo lumaki na. Ah, lumaki medyo, na. Medyo lumaki na kasi. So, yung Bataan, no? Nung naglaro ka na ng Bataan hanggang last year, di ba? Last year. Oh, tapos kuya, nung nag-pandemic na, out na ba kayo nung nag-pandemic? Out na kami. Natalo kami sa Pampanga. So may ano ka pa ba? May bala ka pa ba? Siyempre yung pandemic, pwede magbago mga plano sa pandemic eh. Hapay. Pandemic, since nung pandemic, hindi na ako naglalaro eh. Totoo. Ilan taon ka na kuya? Baling, ano na ako, 42. Bali, in-enjoy ko ngayon. Parang sabi ko, ako kasi nung naglalaro ko ng basketball noon, mula college hanggang PBA, iba yung ano ko talaga bro, iba yung work ethic ko talaga, hard work talaga ako. Binigyan ko ng extra time yung mga workout, yung ano, ayun yung sinasabi ko sa mga players na huwag kayong umasa lang sa practice time. Kailangan meron kayong extra time para sa inyo, workout or ano, shooting, ganyan. Umano pa yun ng mga court na ano, kasi diyan kayo mabubuhay eh. Ayun yung alam yung gawin eh. Basketball lang. Kaya kailangan mag-improve kayo every day, every practice, every game. Nabibigyan kayo ng ano. Hindi yung, ay, PBA na ako. Okay na ako. Oh. Nakabot ko na yung pangarap ko. Ganyan. Hindi. Kailangan, nandun ka sa ano, kailangan mag-goal ka ng ano. Ayun naman yung, kumbaga, ayun yung pinaka-proud ako sa sarili ko na bro. Nung nag-start ako sa PBA, talaga dito lang ako. Yung sahod ko dito lang. Talaga hanggang every firma ko talaga umangat nang umangat. Hanggang yung max. Tsaka kahit tanungin mo max mga, max ka ba talaga o oh, di, max lang. Oh, max lang. Oh, hanggang max lang ba talaga? Nabutan ko yung max talaga, walang Hala ko, max-maxan kunyari. kahit tanungin mo si Boss Danny, wala kami kahirap-hirap sa negotiation. So talaga ano ka, madali ka kausap? Madali, basta pag gusto ako ng team, oh, ito yung kari, oh, ririnyo ko namin, ito yung kontrata mo. Sige po, boss, oh, firma. Pag medyo mababa, boss, baka pwedeng dagdagan ng konti, yung sakto sa pamilya, ganyan. Oh, sige, oh, firma. Oh,
wala kaming wala yung makipag-negotiate ganun din, ganto, wag ganyan. Kaya nag-negotiate sa Lyceum lang siya nakipag-negotiate noon. Nung lilipat na siya ng FPU. Kailangan ng bahay, full school. Doon lang naman yan talaga nag-negotiate. De, pero kita-kita naman, yung attitude mo talaga sobrang ano lang. Minahal mo talaga yung basketball. Kaya minahal ka din ang basketball. Pandemic pa, kailangan mangyari para tumigil ka. Parang in-enjoy ko lang bro, parang muna, wala ka namang pagpipreperan. Wala ka bang. Dito ka lang. Ba't ka pero minsan nga, pag in-enjoy mo, parang ayaw mo na eh. Parang okay na ako dito. Pero pag naisip mo naman, namimiss mo naman. Laro. Pero, ewan ko lang, nag-uusap kami dito ng mga kaibigan ko rin na siyempre dito sa Bataan, siyempre minsan, nagkakaroon ka rin ng mga idea o plano sa buhay. Kung ano yung susunod sa iyo, kung ano yung magiging purpose mo ulit, di ba? Kung ano yung plano sa inigat. Kumbaga, dito na ako sa Bataan, kaya inisip ko yung mga plano dito, kung ano yung mapapasok dito. So sa ngayon, kuya, hindi pa sure, ano ang plano mo sa basketball? Ayun, meron kami pinag-uusapan, na may pinaplano sila, kami, pero sa akin, parang limahan nga dito, ayoko maglaro. So as player, medyo ano ka na, decided ka na na decided pahinga na ako, ano na. Pahinga na. So may plano ka, hindi as player, ganun. Oo, hindi as player. Siyempre, kasi ako yung ano ko eh, kung ano yung talent na binigay ni God, kung ano yung binigay niya na, siyempre kailangan mong i-share, i-explore mo sa mga So magko-coach ka? Gusto ko talaga mag-coach. Ay, sarap. Gusto kong mag-coach, gusto kong magturo ng mga kabataan, gusto kong makatulong, gusto kong ma-experience nila yung na-experience ko. Alam mo yun? Yung mga, swerte nga ng mga kabataan ngayon, di ba? Kami, ako, never akong tumungtong sa mga basketball clinic, sa mga basketball camp, pero yung dream ko na talaga, naabot ko, happy na ako doon. Kaya, mapamomo yung i-share mo sa mga bata, magturo ka, mag-ano ka, di ba? Excited. Yung plano ko dito sa Bataan. Na-excite ako kasi nga syempre sa Bataan, iba din yung pangalan mo dyan eh. So hindi malayo guys na makikita natin ang Gary David Camp pagdating ng panahon, yes. Diba? Maganda yan sa Bataan, lalo na home. Yan, sakto. Yun ang plano. So sa hometown pa niya gagawin. Ang ganda lang nung kwento kasi syempre pag napanood to ng mga taga-Bataan, ano to, nakwento ni Kuya Gary yung buong journey niya sa basketball. Grabe, hindi ko napansin guys. Kung nandito pa rin kayo hanggang ngayon, 2 oras na lumilipas. Talagang walang minuto na hindi tayo na-entertain doon sa kwento ni Kuya Gary. And it just shows na nag-umpisa ka sa Bataan, wala, hindi mo alam kung paano ka aabot ng PBA, pero tinuloy-tuloy mo lang, di ba? Tapos nag-gilas ka pa, yung mga nangyari sa'yo sa basketball career mo, mga hindi mo nakita nung lumalaki ka nung nasa Bataan ka, di ba? So maganda din, Kuya, at I'm happy for you na tinapos mo din sa Bataan yung playing career mo. Yung huling jersey na sinuot mo, Bataan ang nakasulat. I'm sure, nakakataba ng puso din sa mga taga-Bataan. Pero, bigyan kita ng oras, Kuya, para mag-ano ka dun sa mga kababayan mo dyan, tsaka sa mga lahat ng sumuporta sa'yo sa buong karir mo. Unang-una, nagpapasalamat ako sa kay God, sa binigay niya sa akin na talagang magandang karir, talent, talagang yung mga pangarap ko hindi niya ako binigo na natupad ko na makarating sa PBA. At unang-una rin nagpapasalamat ako sa parents ko na kundi sa tatay ko tsaka sa nanay ko talaga na sinugal nila at pinadala ako sa Maynila. Siguro hindi ko maabot yun yung mga pangarap kasi nagtiwala naman sila. Lalo yung tatay ko yun talaga siya yung gusto niya talaga na magkaroon ng makakita ng isang anak na isang basketball player dahil yun yung pangarap niya. Ngayon, I'm thankful ako sa partner ko ngayon, si Jennifer Rivera, tapos anak namin si kay Gabi, kay Santi, tsaka sa mga anak ko na sila talaga yung dahilan. Kaya hanggang ngayon, kumikilos ako at humihinga kay Maxine, kay Gabriel, kay Jayla, at kay Gray. Ayan yung mga, sila yung dahilan na tsaka Mike, yung nabanggit ko sa'yo na talaga sinusubaybayan ka dito sa Bataan, na sabi niya, pag in-interview ka ni Mikey, i-shoutout mo ako. Kaya sinashout ko na si Kuya Jay David, ang The Great Buko Juice.
New San Jose, Binalupihan Bataan. Salamat. Siya yung talagang supporter mo dito, Mike, na every time na bumibili ako ng buko, sinasabi niya, basta pag in-interview ka ni Mikey, insan, sabi niya, huwag mo kakalimutan ni shoutout, sabi niya, tsaka yung mga anak niya, ayun niya, masarap dito yung buko juice niya, tsaka yung mga turon, tsaka ano, Mike. At tsaka, nagpapasalamat ako sa mga kababayan ko sa Bataan. Ayan, no? Bataan, proud to be Bataan nyo. Lalong-lalo na dito sa bayan ko sa Dinalupihan. Thank you sa support nyo. Ever since naman, kayo ang number one fan ko. Kaya pag nagkaroon ng ano, pag nabukas tong pandemic, saan nyo? Ina-excite. Na-excite tayong lahat para sa mga future plans ni Kuya, ni Kuya Gary David. Pero, salamat doon sa mga, lahat ng mga supporters natin galing Bataan. Sobrang salamat. At nung tinimbrehan ko si Kuya Gary, alam na niya dahil sa inyong lahat yun. Kasi nga dahil sa suporta niya para sa channel natin. Pero Kuya, sobrang salamat at pinayagan mo akong i-share ang story mo. Sobrang nakakatuwa. Actually, plano ko itong i-release as 50,000 subscriber special natin. Okay? Bagay na bagay. Kuya Gary David para sa ating 50,000 special. Salamat! Kuya Gary talaga, talagang ano, tuwa, nakakatuwa. First time namin nga pala ni Kuya Gary talaga nagkaroon ng conversation. Ngayon, parang feeling ko, kilalang kilala ko na siya. Salamat, Kuya. Natutuwa rin ako dito sa ginagawa mo, Mike, kasi may, alam mo yung mga kabataan, mga bata, pagka nakita nila yung mga gandong mga, ano, tulad ngayon, di ba? Puro lang tayo social media, puro lang tayo cellphone, tapos may mga gandong mga idea ka na nagawa nyo. Malaking tulong to sa mga nangangarap ng mga kabataan na malaman nila kung ano yung napagdaanan ng mga isang basketball player. Totoo yun, Kuya. Kasi very proud ako sa inyo at thankful ako sa ginawa. Pero totoo, Kuya, kasi nakita ka nila, Gary David ka na eh. Hindi nila alam kung saan ka nang galing. Diba? Kaya dun sa mga kabataan ngayon na nag-idol kay Gary David, alam na natin ngayon yung dinaanan niya, yung dinaanan niyang hirap. Diba? So ngayon, I'm sure mas na-appreciate ng tao yung mga idol nila kasi ganun pala, dun pala nang galing si ganyan. 'Di ba? Salamat, siyempre sa inyo pa din. Salamat sa mga kwento ninyo. Tsaka para bigyan niyo kami ng oras dito. Salamat, Kuya. Thank you rin, Mike. Ingat ka lagi, Kuya. Stay healthy. Mukhang condition ka pa naman eh. Mukhang condition ka pa naman. Pag nakita tayo, Mike, kape lang, tsaka banana cube. Akong bahala. Akong bahala sa'yo. Ikaw pa. Pag pumunta akong Bataan, alam mo na, may message kita kagad. Sige. Ayaw ko lang naglalaro sa Bataan. Nung MPBL ako, napakalayo. napakalayo. Mag-SITEX ka lang. Okay na. Yung parang ano eh, kali na hindi natatapos yung papuntang Bataan. De, pero Kuya, salamat ulit ha. Yes, salamat please. Talaga. Okay. Hopefully magkita tayo soon. Stay healthy ka lang lagi dyan, Kuya. Yes, okay. Ingat din. Ingat ka. Oo. Salamat, Kuya. Ingat ka. Ingat ka, Kuya. Ingat ka. Allow only 71.5. Great, great combination for the Bataan Riser. The threat. Ito si Marco Balagtas. Gary David responds with a three. Combination yan. Gary David para sa tres, walang problema. And from that defeat is crucial as Pamboy Raymundo. What a pass right there para kay family. Good evening sa inyo watching the MPBL game. And how about this? Text on the move. Baseline chopper is good. Para kay Gary David. Di-relay talaga sila kung sino yung talagang sasabihin natin. Sabihin na natin magaling.